Posible ba sa isang negosyante na maging successful sa business while still enjoying his life? Kasi katol, para sa akin, as a man, kailangan lahat ng department mo okay. Hindi pwedeng isang department ka lang magaling. Parang kunyari, sobrang galing mo sa business, wala ka namang social skills. Hindi mo alam paano kumausap ng babae, kaya hindi mo naayos yung health mo. Hindi pwede, kailangan parang superhero na naayos mo lahat ng department mo. Hindi naman pwedeng, kunyari, malaki lang katawan mo, tapos wala ka namang pera. May dalawang klaseng tao din, tol, kasi let's say mapadaan yung kotse nila dito sa gantong klaseng lugar, di ba? May mga tao na magsasabi na, hindi tayo para dito. Pangmayaman tong lugar na to. Meron din mga tao na magsasabi na, itong madapat na lugar na tinitirahan ko. Correct. Di ba? Sa jungle, meron talagang ginawang lion at may gazelle talaga. Correct. Kung hindi natin pwedeng ipilit siguro sa lahat ng tao na, hindi, dapat dito ka sa ano. Hindi, ginawang gazelle ka eh. Oh. Diyan ka na lang, kakainin ka namin yung mga lion. Ako, tol, may paniniwala ko hanggat may babae sa mundo, hindi ako magugutom. Kasi, tol, ang babae, tol, ang queen ang pinaka-powerful sa chessboard eh. Kung may gusto sa iyo yung queen, nasa iyo yung most powerful piece sa chessboard. Correct. May dalawang klase lang din kasi ng lalaki, tol. May lalaki na nauubos yung pera nila pag nilagyan mo ng babae. Nakaw. Right? At may lalaki na lalo silang yumayaman pag nagkaroon sila ng babae. Yun yung mga marurunong. Correct. Talaga, oy, tinuro ba ni God, gusto ba ni God na dalawa, tatlo asawa mo? Alam, isa lang asawa mo. Kung anak ka nga ni Kid, di ba? Eh, yung kuwari, yung anak nga ng mayor, ilang girlfriend nun? Marami din. Dami nun, di ba? Yung mayor, ilang governor, dami lang girlfriend. Ikaw anak ka na ni Kid, ha? Sino ang pinakawak na rapper sa Pilipinas? Sino ang pinaka-nonsense na content creator na kilala mo or nakikita mo social media? Sino ang pinaka-ayaw mong nakatrabaho sa lahat ng mga nakakolab mo? This episode is sponsored by It's Logic Freight, your trusted partner in logistics solution. Mga sob, isa ka bang business owner that is looking to expand your reach or a multinational corporation seeking optimized logistics solutions? It's Logic Freight offers a comprehensive range of tailored fit logistics services including warehousing, distribution, and supply chain management. Kaya sa mga sob na negosyante, ito na ang makakatulong sa iyo to expand your business through logistics and transportation. Check out the description or caption of this video to learn more about It's Logic Freight today and let them take your logistics to new heights. Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being a mediocre to becoming the alpha of your life. Kung bago ka pa lang sa podcast na to, ako nga pala si Paolo Castro. At ako naman si Leo Ardina. At sa Road Trip Podcast na to, nanunundo kami ng mga successful na tao para alamin ang mga naging journey nila sa buhay para maihatid sa inyo ang learning at sabay-sabay tayo mag-level up. Yo! So mga sob, kung bago pa lang kayong nakikinig dito sa podcast namin, please, i-subscribe nyo naman kami. Yes. I-follow sa Spotify or sa YouTube kung saan mo naman ito pinapanood dahil napakalaking tulong yan sa amin to create more contents like this. And anyway, anytime naman, pwede mo naman i-unsubscribe yan kung hindi mo na-trip tong mga gantong klaseng content na nilalabas namin. Mm-hmm. Click mo na rin yung like button. Yeah. Diba? At kung ikaw naman ay mga datihang sob na talagang laging nakikinig sa amin, shoutout sa inyo mga sob, love na love namin kayo. And yun nga, nagkukwento kami ni Pao no, na anong next level natin dito. Mm-hmm. Next level natin kasi since napakarami natin na interview mga milyonaryo, successful na tao. Yes. Next level natin, mga bilyonaryo naman. Yun. This year. 2024. No? Kasi na-attract na natin eh, yung mga gusto natin maging guest. Unti-unti na natin silang na-attract. Correct. So anong next level, mga bilyonaryo naman, kaya gaya nila RSA. Yan. Sir Ramon Ang. MVP. Yan. Manny Pacquiao. Manny Villar. Manny Pangilinan. Lahat ng money. Lahat. Yan. Mga bilyonaryo. Gusto ba yung mga sob? Oo. So hindi namin magagawa yan kung hindi nyo kami tutulungan, mga sob, kung wala ang tulong ninyo. Yes. Kaya isa yan sa mga i-achieve natin, i-goal natin this year na ma-interview natin ang mga sob natin na yan, na mga bilyonaryo. Yeah. No, paano ba yan magagawa? Tulungan nyo lang kami, no? Let's not gatekeep this types of content, i-share natin. Share natin itong Timawa Podcast. Oo.
share natin sa mga public account ninyo, mm-hmm. i-share natin sa mga community, share mm-hmm. natin sa mga Facebook groups, mm-hmm. para marami pa ang mas matuto. Correct. Sa atin dito sa Timawa Podcast. Kaso ba, malaking tulong din kung i-comment at itatag nyo yung mga successful people na gusto nyong ma-interview namin dito yeah. sa Timawa Podcast, di ba? Para makakreate tayo ng ingay at mapansin nila tayo, di ba? Yes, baka mamaya kasi may makapag-connect sa atin dyan sa mga target natin na mga Ooh. Masundo at may sakay dito sa malupit na Ooh. Kotse na to at makasamang mag-road trip. Correct. Para malaman natin ang mga sikreto nila paano maging successful. Yan. So, isa rin sa mga goal natin, mga sub, this year ay mag 1 million subscriber tayo. Yes, yes, yes. Para suntok yes. sa buwan, no? Hindi natin alam kung paano. Hmm. Pero isa lang, maniwala lang tayo na kaya yan, posible yan. Naniniwala kami sa tulong ng mga katimawa at mga sub natin dyan. Yeah. Magwa 1 million subscribers tayo this year 2024. Kayang-kaya natin yan mga yes. sub. Tulong-tulong lang tayo. Para mas marami pati, kasi syempre guys ha, pag lumakas tong platform natin, mas dadami yung reach natin eh. Yeah. Diba, nakakatulong yan sa algorithm, maybe may mga tao na naghahanap ng ganito, biglang mag-appear sa kanila or... Alam mo yon, talagang mas marami pa tayong matulungan sa ginagawa sa mission natin dito sa Timawa Podcast. Correct. Kumusta ka, Sob? Eto, Sob, actually, grabe. Daming ganap ngayon. Walang hingahan, daming no? Daming ganap, walang hingahan. Left and right ang mga events, public speaking, webinars, client meetings, mga business deals. Dami, left and right to start the year 2024. Yeah. Parang January pa lang kota. Kota na sa buong taon eh. Pero happy ako ha, kasi ano, kumbaga ito naman yung wish ko to end last year na start strong itong 2024. So talaga naman grabe. Yeah. Solid. Actually by the way mga sob, may niluluto kami ni Sob Pao. Yan, ano yan? May niluluto kami na kung paano ba tayo makapag-collab-collab mm-hmm. as Timawa Podcast sa community natin. Oo. Paano ba tayo makapag-grow ng sabay-sabay? Mm-hmm. How can we collaborate? How can we earn also? Diba? Mm-hmm. Ng magkakasama. Okay. Meron na kaming nakikita na mukhang posibleng way para maging posible ito mm-hmm. na maging magkaroon tayo ng partnership. Yeah. Makapag-work together tayo. Sabay-sabay mag-aral at matuto about buhay, about health, relationship, mm-hmm. spirituality, but of course, about wealth, about yun. Importante money. Yan eh. Diba? Importante yan. So, yan. Hinahanapan na namin yung paraan. May nakikita kami ngayon yan. Na posibleng maging solusyon dito. Abang-abang lang mga sob dahil... niluluto na namin, yes, ginagawa na namin yes. ng paraan. Para ano lang, para hindi lang tayo hanggang learning, uh-huh. pero pupunta na rin tayo sa earning. Yes. Diba? Tulungan lang tayo dito mga yes, sob. So, correct. Sabay-sabay natin yung i-achieve. Mm-hmm. Diba? Ako naman yun din, busy-busy sa lahat, ang daming ganap. 2024, sobrang happy ko, January pa lang. Umuulan ng trabaho, umuulan ng opportunity. Ulan. Napakadami mga sob. Bumabagyo nga eh. Bumabaha. Bumabaha. So, pero ang saraya niya, no? Ang saya niya, as happy, in, happy. Sobrang busy pero happy. Yes. Good problem to. Productive. Yung bihira ka nang makapag-stay sa bahay. Oo. Dahil sa dami ng kailangan mong correct, ganap, correct. I-meeting, correct. Events and everything. Timawa Podcast pa lang, ilan na nag-guest natin, yeah. di ba? Maraming salamat po, Sob. Sob ng mga sob sa yan, lahat ng blessings. Kayo talaga ang sob namin. Kaya yes. si Sob, alam mo naman, solid yan. Correct. And... Speaking of, paano ba na-transition speaking to? Of blessing. Speaking of blessing. Napakaraming blessing nitong taong to. Napaka-blessed itong taong. Oo, nang pupuntahan natin. Pero bago natin sabihin kung sino itong pupuntahan natin, ano ba yung pag-uusapan muna natin? So, for this episode. Yan, ano ba? Anong pag-uusapan natin? Ano pag-uusapan natin? Di kasi, speaking of blessing, syempre di ba, parang yung blessing, dyan mo ma-anchor yung success natin sa ano eh. In life eh, di ba? Mm-hmm. Na, sa, ano, alam mo yun, hingi naman yung assistant hindi kita mo, yan, hindi rinig yan, hindi rinig yan. Hindi rinig yan? Oo, hindi rinig yan. Okay, okay, okay. Yung success natin in life, di ba, yung matatawag nating blessing yan eh. Negosyo, especially negosyo, di ba? Lahat naman tayo gusto maging successful sa negosyo. Especially sa success natin sa negosyo. And, minsan, yung mga sob natin, parang pag iniisip nila about success in business, feeling nila, yung success naman nila sa personal life,
eh magkukulang kasi mabibisi sila eh. Di ba? Kadalasan ganun yung fear ng ano eh ng mga tao, di ba? Correct. Kaya itong i-interview natin sa episode na to, napakalupit. Kasi successful siya, blessed siya sa negosyo kasi napakarami niyang ginagawa. Okay? At the same time, astig siya. Yun. Sa personal life niya, yun ang matindi diyan. Astig. Astig. Bakit? Okay ba yun? Oo. Astig to sa personal life, di ba? Rockstar sa personal life, di ba? Yun yung gusto nung, ano, lalo mga tayo mga kalalakihan, di ba? Successful ka in different aspect, tas rockstar ka pa, astig ka pa. Astig ka pa. Di ba? So, ano pag-uusapan natin? So, pag-usapan natin sa episode na to, mga sob, posible ba na mag-enjoy ka sa buhay kahit na busy ka mag-grind sa negosyo? Yun. Possible nga ba yan? Naman. Pag-usapan natin yan. No? Kasi itong taong to, dami nitong ganap eh. Ang dami niyang grind pero enjoy. Correct. Happy siya. Correct. And pag-usapan na natin mga sob, no? Paano nga ba maging successful sa business or career while still having work-life balance? Yun. Kasi yun naman ang gusto ng lahat, di ba? Na hindi ako nabuhay para magtrabaho na lang. Mm-hmm. Hindi ako nabuhay para maging empleyado ng sarili kong negosyo. Yeah, para magnegosyo na lang, no? Correct. Oh. Paano nga ba mag-enjoy sa buhay? Diba? And of course, mga sob, pag-usapan din natin, bobbles ba ang mga Pinoy kaya ayaw magnegosyo dahil takot mawalan ng oras sa ibang bagay? Mm, yan ang mga common kung naririnig din eh. Mm-hmm. Takot magnegosyo kasi daw, dati, no, nagre-resign yung mga tao dahil ayaw na nilang mag-work from 9 to 5. Tapos naririnig natin ngayon na pag nagnegosyo ka pala, hindi lang 9 to 5 ang kailangan mong gugulin sa araw-araw para sa negosyo mo. Oo. Minsan 24 hours a day. Correct. So, kaya mas daming, busy ka pala. Mas busy ka pala. Busy ka pala. Kaya ang daming natakot na rin eh, no? Sa pagnenegosyo eh. Pero kung may way naman pala na successful yung negosyo mo, yung business mo, while still having a lot of time for yourself, for your health, for travel, for your romantic relationship, eh, why not? Correct. At itong taong to, mga kasama natin, nasa kanya na lahat. Nasa kanya. Successful business. Okay. Travel kung saan-saan. Okay. Sikat. Okay. Eto, nagbablog, nagpa-podcast, naglalabas ng album. Oof. At the same time, dalawa pa ang karomantic partner. Umaabot pa nga sa point na tatlo. Yun ang matindi dun. Tatlo ang romantic partner. Yun ang matindi dun. So. Three wife, what a life. Sheesh! Sino pa nga ba to? Walang iba kundi si Two Joints, Bugoy na Koy-Koy. So, finally mga sob, na-attract natin, na-manifest natin yan, si Bugoy na Koy-Koy. Lagi natin pinag-uusapan yan eh. Yan, napansin namin no. Napansin niya na kami dahil dun sa episode namin kay Franklin Miano. Shout out sa iyo, Franklin. Shout out, Franklin. Kundi dahil sa iyo, hindi namin ma-attract si Koy. Correct. So, napansin na tayo. Mamaya, i-interview natin si Koy. Paano nga ba maging successful sa business, sa career, habang sinasabay mo o hindi mo napapabayaan yung ibang aspeto ng buhay mo. Stig ka pa rin. Stig ka pa rin. Rockstar ka pa rin. Rapstar ka pa rin. Kasi ito, isang asawa nga lang, isang partner nga lang, hirap na eh, di ba? Kami, ng wife ko, minsan nagtatampo yun sa akin, parang wala na kaming date. Wala nang time. Wala nang me time, babe time. Oo. Eh, ito tatlo. Tinatlo mo pa. Di ba? Tapos masayang-masaya pa, travel dito, travel doon, dalawa podcast. Oo. Ano niya nagagawa yun? Rapper mamaya, pa, producer pa. Nagko-concert pa. So, at nagigis sa mga kung saan-saan podcast. So, kung saan-saan ko siya nakikita lately. Available lagi. So mamaya, alamin natin kung anong sikreto niya. Pag-usapan natin lahat yan. Pero bago yan, panoorin niyo muna itong video na to. Gusto mo ba matuto how to create multiple sources of income? Sakto mga sob, umattend ka sa event namin this coming March 21, 2024 called PeraCon. Grow rich by creating multiple sources of income. Makakasama ko dito si Christian Añasco, Ras Huson at Mick Jose. At dito, tuturuan ka pa namin paano ka kikita ngayong 2024. Ngayong March 21 na yan sa Ortigas, Pasig City, and available din siya live via Zoom. Pumunta ka sa description or caption ng video na to para makapag-register. Eto na! Ngayon na! Two joints sa atin hey, lang, hindi para sa lahat. Yes, sir. So, Koy, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat. Grabe.
Finally, grabe. Na-manifest din natin mga sob si Koy. Oo nga, no? Koy, ang tagal. Siguro, kahit mag-backtrack ha, siguro mga ilang episode na lagi ka namin binabanggit. Correct. Talaga. Correct, oh, correct. Papapansin talaga kami. Talaga. Oh, talaga. Baka masakaling may makapag-connect sa atin. Kasi nga, yun, nag-uusap kami ni Pao. Sinasabi din namin sa mga nakikinig sa amin, sa Timawa, na si Koy, yung bagsakan ni Koy, ano yan eh? Personal development yan eh, no? Nakaka-relate kami sa mga sinasabi mo. It's just that magkaiba ng terms, jargon. Streets to eh, streets. Ito, streets. Hindi mo makakalain kasi parang malayo yung mga mundo natin eh. Oo, okay. Diba, no? Oo. Oh. Pero pareho tayo ng gustong i-message sa mundo. Okay, correct. Okay, no, correct. It's just that yung sayo na itatagos mo on ace. Kung parang street level, abot ka ng mga tao sa streets kung para ma-achieve rin nila yung mga na-achieve mo sa buhay, no? Bakit sa tingin mo ganun, tol, na naaano ko siya in a street level? Feeling ko kasi kami, natuto kami through experience din. Okay. And umaten kami ng mga seminar, libro, ganyan. I'm not saying na hindi ka nag-seminar ka ba? Mukhang hindi, no? Umattend ng seminar? Oo. Mga personal development seminar? Nah, hindi. Hindi, no? Self-taught, so, tingin ko, self-taught. Yun, self-taught. Okay. Dahil napagdaanan mo talaga to sa buhay, experience mo. Okay. Kaya, na-i-share mo siya na nanggagaling sa experience. And since you are from the streets, kaya ganun yung lengguwahe mo. Tama ba? Well, magandang point of view yan sa tingin ko. Hindi ko rin nakikita dahil mula sa... Kaya tinatanong ko sa'yo dahil minsan gusto ko rin makaano ng lente ng iba ba? Ang tingin nila mapunta dito sa amin. Ako yun ang tingin ko. Kasi parang ang daming nambabash, no? Tama ba? Ang daming mga hindi... Sa akin? Oo. Most loved kaya ako. Most loved yan. Oo, no? Hindi ka masyadong controversial eh. Hindi masyado. Hindi safe na safe. Oo, pero siguro iba, hindi abot. Mm-hmm. At saka, alam mo naman ang mga Pinoy, pagka ang gusto nila niyan, humble, humility, pag sinabi mo sa kanilang, di ba, parang yung believe sa sarili, yun naman yung punto natin eh. Pero sometimes na misinterpret. Parang sabi mo na Pinoy gusto nila humble, mga ganun. Bakit kaya sa tingin mo ganun ang culture natin? Sa ibang bansa, medyo hindi ganun eh. Yun eh, boss? Dahil yan sa mga telenovela, lumaki kasi tayo. Sa tingin mo galing yun doon? Oo, sob. Ito yung tingin ko talaga malaki influensya. Bakit? Ang mga mahihira, ang mga sa telenovela, sinong mga bida? Mahirap, mayaman. Mahirap. Kadalasan yung mga inaapi doon. Inaapi. So, ang mga mayayaman, masama ugali. Oo nga. Mas marami pang masama. Ikaw, so, galing ka sa streets. Ngayon, nasa tugatog ka ng karir. O baka hindi pa ito yung peak, pero at least, nandun ka, di ba? Iba yung mundo mo ngayon. Yeah. San mas maraming masama? Sa streets, or sa mahihirap, or mayayaman? Sa experience mo? Well, siguro kahit pa rin sa mundo ng mga mayaman, meron pa rin dyan talaga na for sure. Masama. Pero pansin ko lang, nung nakalipat na ako dito sa rich neighborhood. Ganda nga dito eh. Mas kalmado na yung mga tao. Mas ganun na. Hindi katulad sa... Pag dun sa hoods ba, marami dun tao na frustrated pa sila eh. Kaya minsan, konting ano mo lang, masasapa ka dun dahil ibubuhos lang nila yung frustration nila sa'yo eh. Oo, may nagsabi nga yan sa akin dati, may OG na nagsabi sa akin dati, ang pinaka the best na martial art daw. Kasi di ba pag martial arts, para maprotect kami yung sarili mo, di ba? Correct, yes. Ang pinaka the best na martial arts daw para sa kanya is lumipat sa rich neighborhood. Okay. Kung gusto mong safety sa safety, mas lumipat ka sa rich neighborhood kasi nga mas kalmado na yung mga tao sa paligid mo niyan. Oo, dito, walang, for sure, walang mga kapitbahay ka rito, mga akyat bahay or magnanakaw sa'yo, no? Tsaka yung mga chismisan, hindi siguro dito. Chismisan, ewan ko sa mga housewives dito. Siguro meron din. Hindi mo mawala yung gano'n. Pero ito kasi matindi kasi paglabas mo, tambay sa tindahan siguro. Kumpulan na ng chismisan, di ba? Mas pansin ko lang talaga dito, mas namamansin yung mga tao. Iniisip nila sa mga rich neighborhood, di namamansin yung mga tao. Hindi. Yung unang ko dito, good morning, good afternoon, ganyan talaga yan sila, naghahayan sila. Yeah. Sa mga lugar na pinanggalingan namin, hindi gano'n eh. Parang maghihinala ka pa. Ang bait na ito masyado. Good morning sa akin. Good morning. Paloing yata ang tubo. Duda pa eh, no? Duda pa. Minsan-minsan parang makaka-timing ka pa. Mag-good morning ka na lang. Mainit ulo nung good morningan mo, di ba? Minsan masasampulan ka pa eh ng mga sa hoods. Pero yeah, dito, okay mga tao dito. Kalmado lang sila dito. Correct. Yeah. Kamusta ka ko? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Anong kinakabisihan mo? Ngayon, ini-enjoy ko lang kung anong binibigay sa akin ng life tuloy. Dahil
minsan naiisip ko na yung iba hindi rin nakakaranas ng mga nararanasan ko. Tsaka pwedeng mawala rin lahat to bigla-bigla. Alam mo yun? Hindi natin alam kung anong plano ni GOD. Correct. Yes. Diba? Kaya bawat anong ini-enjoy ko na lang. Kahit ano pa eh, problema man o good times, ini-enjoy ko. Kaya kung may dumating na problema, kahit yun, ini-enjoy ko na lang eh. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin, may kwento pa eh. Diba? Tama. May kwento pa rin. Yung problema, parte siya ng kwento eh. Yeah. Ganun. So, ganun lang. Yun lang yung pinagkakabalan ko. Ini-enjoy ko kung anumang meron. Madalas dyan lang ako sa bahay ngayon. Kasi paglalabas kami, yung alam mo tinanong nung kaibigan ko kagabi sa akin. Nagulat siya na parang ba't parang hindi ka lumalabas ng bahay, parang hindi ka hindi ka nakita naggagala. Sabi ko, "Oo nga no, dito lang ako sa bahay no." Kasi sabi ko, pag sa labas kasi tol, minsan humihina yung wifi, doon pa ako nawawala ng pera eh. Parang baliktad na eh, kasi dati pag lumabas ka sa streets, doon ka magkakapera, sa bahay ang walang. Ngayon, sa bahay na yung may pera eh. Oh. Alam mo yun, tapos pag lalabas ako ng streets, minsan doon pa humihina yung pera ko. So, yeah, lagi lang ako nasa bahay. Pero ngayon kasi, tol, pag lumalabas kami, yung gala ko, mas trip ko na yung galang ibang bansa eh. Oo. Oh, yun, yun na. Oh. Kita ko nga, lagi na sa ibang bansa, no? Man, the best kasi na, ano eh, the best siya na way na paggastos mo. Kasi okay. Minsan, tol, din mo, pagkari, pupunta ka ng mga probinsya natin. Yun din tanong ng tropa ko gabi, bakit di mo inuuna muna yung mga lugar dito sa Pilipinas? Mm-hmm. Minsan mapapaisip ka rin eh, oh nga tama naman, ilibutin mo ang Pinas, pero yung gagastusin mo kasi papunta dun, kaya mo na rin ipang ibang bansa. Correct. Correct, correct. Eh mas yeah. Flex pa ang ibang bansa. Yeah. Di ba? Agree. Oo, oh, ganun. Solid. Kaya yun, lumalabas-labas ako ng ibang bansa. Mm-hmm. At nakakatulong din sa akin dahil, syempre, pag nakikita ng mga tao na nasa ibang bansa. Kumbaga yung mundo ko lang sa social media, parang, ano siya eh, parang mas lifestyle marketing siguro. Mm. Hey, guess mo? Life and style nga eh, no? Oo, ganun siya. So mas may sense siya na gawin ko. Oh. Gusto ko talaga 'yun, mga ibang bansa. Correct. And 'yun ang life. So far, anong pinaka bansang favorite mo? Na napuntahan. Ayun, yung Chongqing, tol, Chongqing, China. China. Hindi ko akalain na 'yun pala magiging paborito ko kasi ang sinasabi sa ang pagkakaalam natin sa China, strictong-stricto. Mm, correct. Yung correct. Plus yung akala natin masama yung mga ugali nila. Pero hindi eh. Pagdating dun, baliktad na baliktad eh. Talaga. Mas stricto pa nga sa Pinas eh. Oo. Oh, mas stricto pa dito eh. Dito, hindi ka makakapaglakad na nag-yosi-yosi ka sa... Ah, hindi pwede. Eh dun, kahit sa loob ng mall, nakita ko nag-yosi yung mga... Sa loob ng restaurant, nag-yosi. Oh, mas ano dun. Ewan ko lang sa ibang parts ng China, mm-hmm. Pero dun sa napuntahan namin talagang... Maayos. At mabubait yung mga Chinese, tol. Oh. Akala mo... Kasi yung mga Chinese sa Binondo, di ba? Parang mm-hmm. Medyo masumit yung mga store owners dun. So akala mo, tuloy, lahat sila ganun, di ba? Correct. Hindi. Pagdating dun sa Chongqing, China, ano... Mas mabait talaga sila. Wala akong masabi talaga sa lugar na yun. Para kapag nasa loob ng arcade, yung itsura ng lugar... Mailaw, gano'n. Oo, para talaga nasa loob ka ng Tekken, gano'n. Yung building, maraming mga LED wall, gano'n. Oo, tol. Kahit ngayon yung tagluginan na negosyo, grabe pa rin sila mag-display ng lights nila eh. Oo, tol. Search mo yung lugar na yun. Mm-hmm. Solid talaga. Chongqing. Chongqing, ano. Pero doon Chongqing ang ano. Ambigas. Yeah, actually, yun ang masaya. Kasi nakapag-travel na rin ako. Iba ang Asia, bro. Kasi, saan na nakapunta doon? Sa London, sa US. Ngayon, lalo na yung London, boss. Kasi yung mga building doon, yung mga bricks gawa. Yes, yes. Parang old school, di ba? Mm-hmm. Tapos yung panahon, gloomy. Mm. Ang lamig. Nakaka-depress yung panahon, no? Nakaka-depress. Parang saan magpakamatay mo. Nakaka-depress talaga yung panahon, you know? Hindi ka parang laging kulay alas 6 ng hapon. Oh. Parang ganun, no? Oh, hindi ka tulad sa Asia. Alas, dun, tas dun pa mga 9, patay na yung tao. Parang alam mo yung patay na yung city, parang gano'n. Totoo. Dito sa Asia, yung sasama mo yan, mailaw, maingay, party, street party. Iba talaga, tol. Kasi nakarating na rin ako ng Amsterdam tsaka Germany. Mm. Talagang sabi ko, iba yung Asia. Iba nga rin yung pag ano eh. Parang, kunyari, mag-check-in ka sa hotel, di ba? Mm-hmm. Yung the way, kumbaga sa Asia, mapaparamdam nila sa'yo na king. Ikaw ay king. Correct. Hospitable. Correct. Oo, dun sa Germany, may magpaparoom service ka, magro-room service naman, pero parang feeling pa rin pantay kayo. Alam mo yun, parang ganun yung, wala siyang ganun na feeling na... Baka may discrimination din kasi nakita Asian, baka third world country to, parang ganun. Pwede rin, may chance na discrimination or talagang pantay-pantay ang tingin nila. Tingin nandun. Pare-pareho tayo dito. Hmm. Ganun. Tol, anong mas gusto nyo, tol? Yung ganun na sistema na parang... Kasi katulad yan, dati nag-America ako, ganun ang dating, pantay-pantay. Hmm. Or yung parang katulad dito sa Pinas,
natin na merong na hindi pantay. Alam mo 'yun? Mm-hmm. Ano ang gets ganda tanong 'yan. Ano ang parang mas, tayo na interview din. Hindi mo ganda. Pero ganda ng tanong mo. Ako siguro boss, mas gusto ko yung gantong setup. Okay, parang, sa Pinas. Kasi syempre, dito sa Pinas. Oo, para ma-enjoy ko yung kunyari ba, pinaghirapan mo. Pinaghirapan ko 'to eh. Oh. Nagbayad ako eh. Oh, oh, mas mahal bayad ko, mas magandang hotel, mas magandang vicinity, mas magandang service. I get what I paid for, no? Mm-hmm. So, 'yun yung gusto ko, hindi yung naman na binayad ko dito tapos susupla-suplad ka sa akin eh. 'Yun, ganun din ako rin eh. Mas gusto ko ng ganun, kumbaga para sa akin 'yun ng fair. Correct, 'di ba? Correct. Kung ano, you get what you paid for, no? Mm-hmm. Oo, parang ganun yun ang fair para sa akin. Kumbaga, ano yun, mas pinaghirapan ko tapos yung ano, pantay pa rin tayo ng ano. Sumitan diba? Mo pa ako. Pwede bang ano, may kisama pwede bang di na ako pumila? Kasi pinaghirapan ko to eh. Correct. VIP na ako, huwag na ako pumilahin. Correct. Yun. Yeah. Yun. Or, pero nahasan ko yun bro sa ano, Switzerland. Parang may sa isang restaurant doon, daming tao eh. Mm-hmm. So gusto lang namin i-file, 'di ba? Sa din sa Pilipinas, pag kunyari maraming tao, wala pa 'yung order mo, tataas mo kamay mo, 'di ba? Pa-follow up ka sa waiter. Normal sa atin 'yan eh. Okay. Sa kanila, bro, sila pa magagalit. Ah, talaga? Nagtaas ka ng kamay? Nagtaas ka ng kamay, fina-follow up mo 'yung order. Parang ang sabi nung waiter, parang sa in Tagalog, maghintay lang po kayo diyan, 'di ba? Na-order niyo naman na. Nakita niya naman maraming tao eh. So ganoon siguro. Oh, baka sa culture nila yun na hindi mag-follow up, no? Okay. Although, di naman siya galit. Di naman galit yung pagkakasabi. Ano sila upfront? Upfront. Yes, upfront. Exactly. Okay. Ganda naman ang Western culture eh. Diba? Okay. Sa atin kasi, magagalang. Hospitable. Doon tayo nasanay na kultura. Sa kanila kasi, ano yung mga yun eh, parang direct to the point. May magandang ano din yun ha. Parang puntos din yun ha. Effect. Yung ano, upfront yung mga tao. Diba? Parang, anong gusto mo? Kaliwaan. Ganyan. Yes, diba? Yes, dito yes, sa atin kasi, medyo, kunyari, eto, napansin ko, yung mga Pinoy, bakit most of them, di yung mayaman. Kunyari, may ginawang service. Magkano? Kayo na po bahala. Yo! Parang merong, ano, guilt din siguro, around money. Pero di ba parang... Holy shit, oo nga. No, yung, sa ibang bansa, hindi naman sinasabi. Wala. Na, it's all up to you. Hindi naman ginagawa nga sa ibang bansa, no? Magkanong service ko? Oo. Ito. $100. Sasabihin talaga. Kaliwaan tayo. Di ba? Tama, tama. Kasi doon nga, sa ibang bansa rin, pansin ko, kunyari nasa States pa lang ako, kunyari yung mga rappers doon na bibili sila ng beats. Sasabihin agad nung... yung gagawa ng beat, kung magkano yung presyo niya. Dito mahihiya pa nga yung gumawa ng beat. Bahala ka na. Magpresyo. Oo, parang yun. At saka doon di tumatawad. Ano na, no? Hindi tumatawad. Hindi tumatawad. At saka yung line ko na ano, tol, yung line ko na sumikat na, di ba lagi kong sinasabi, magkano budget mo? Parang ganun. Dito pwede pong maging offensive yun eh. Correct. Doon kasi normal lang, okay, magkano budget mo? Correct. Ayun. Kasi sa Pinas, boss, ano eh, yung pera, usapang pera, tabu eh. Okay. Pansinin mo sa household, sa bahay, hindi pinag-uusapan ng pera. Kaya yung mga tao, bobo pagdating sa pera eh. Kasi nga, walang financial education, walang financial literacy. May guilt around money. Diba? Kaya, yun eh. Kaya hirap din. Sa tingin mo sinadya nila yung tool para ano? Para, you know, hindi umaman lahat. Di ba may mga ganun theory na? Kaya nga eh. May pinapasama nila ang pera, di ba? Para... hindi yung mamala. Na-demonize eh. No? Possible. Pwede. Feeling ko, yung mga sumakop sa atin, diba? And hindi ko na lang alam kung kayo ng impluensya to, kung sa mga Spanish or American, pero feeling ko meron to control. Kasi pag lahat tayo mayaman, diba? Parang, hindi eh. May kailangang magiging mas mataas, mas may power to control. Parang ganun. Yung feeling ko lang. Conspiracy lang to, guys. Tingin lang namin. Tingin ko lang tong episode natin. Conspiracy theories yung mga episode natin. So, yung mga travel mo, ano yun? For fun lang o may business side din yan? Alam mo, yun nga laging natatanong nila sa pero for fun talaga eh. For fun. Trip. Kasi dati palang gusto ko na siyang gawin. Nung unang beses ako nakapag-travel, yung trip na travel, sa Thailand yung dati. Dating unang panahon pa yun. Tapos, naalala ko, may hawak akong milti noon, paakyat sa escalator. Okay. Tapos naramdaman ko talaga na, ito ang life. Dapat ito ang ginagawa ko palagi eh. Correct. Kaya, nilagay ko na sa isip ko na, yun talaga ang dapat kong gawin, yun ang mission ko. Mag-trip sa buong mundo. Kasi, ito la,
Oo, yung mga kunyari, mga Lamborghini, mga ganyan, laruan lahat yan. Mga motor na gusto mo, laruan natin lahat yan. Mm. Pero ano bang pinakamalaking laruan na binigay sa atin? Yung Earth. Yung mundo. Correct. Diba? Correct. Pag titripan dyan, dahil mo i-explore correct. Yan, di ba? Correct. Pinakamalaking laruan yan para sa akin. Kaya, yun, pag titripan ko tong Earth na to. Correct. Diba? It's for us to explore and experience, no? Oo. Kaya nga, hindi ko maintindihan yung iba na parang mabuboard pa sila. Paano ka mabuboard? Nasa Earth ka na nga. Nandito na lahat. Hindi mo na dahil mo pwedeng pagtripan dito. Explore eh, no? Correct. Magkakasundo tayo, boss. Kami din mahiling mag-travel. Correct. Oh, lagi yan. Yeah. Lagi kami oh, mag-travel. Dapat balang araw makapag-travel tayo na trip. Yung crew nyo at yung crew namin. Oh, di ba? Mangyayari yan. Oh. Tol, iba pa naman ang travel pag puro tropahan. Dogs na ang kasama. Correct. Ay, lumalabas yung pagka-animals niyo. Di ba? Yung mga hindi mo nagagawa sa Pinas, nagagawa mo sa ibang lugar. Para kayong mga nakawalang unggoy sa city. Oh, yung chimpanzee. Correct. Kami kasi, college, classmate kami nung college. Ah, okay. So college pa lang nag-travel na kami. Ito yung ano, pero kaming annual travel, mga tropa. Wait, solid. Okay. So nag-iipon talaga kami dahil pagdating ng sembrick, mag-travel kami. Isang 20 kami, sob. Yan, lahat ng probinsya halos sa Pilipinas sa punta namin, Cebu, Bohol, Davao, Boracay, lahat. Mm. Norte. Ah, okay. Ganun kaming kahilig mag-travel. Hanggang ngayon, yearly, nagka-travel kami talaga. We make sure na ano yan eh. Kasi tama nga eh. Itong Earth, binigay ito ni Lord para i-experience mo yung buhay, experience mo yung mundo. Yeah. Diba? Kung nakakulong ka lang sa isang lugar, sa isang maliit na, kunyari, hindi ka umalis ng Sorrento, nakapapanood ko yung mga podcast mo, nag-America ka eh, diba? Kaya bumukas yung isip mo eh. Yeah. Can you imagine, Sob, yung mga taong hindi na nakaalis, kung saan sila pinanganak, doon na rin sila namatay. Yeah. Yun lang yung mundo nila. Yeah. Diba? Kaya, yun lang yung nakita nila, no? Yeah. Pero may mga taong ganun din talaga, Tol, na pangganunan lang sila yung hindi wala yung pagka Dora the Explorer nila. May ganun din kasi dun sa hoods namin may mga ganun din na kasi yung sa amin yung dating yung sa Sorrento namin looban siya. Isa lang pasukan, isa lang labasan. Meron talaga kaming mga tropa doon na nandoon lang sila mula nung alam mo ang maganda rin nun, Tol. Sabi, may kasabihan kami doon na pag lumabas ka ng Sorrento tatanda ka. Kasi Tol yung mga hindi lumabas doon bata pa rin yung vibes nila, bata yung itsura nila. Alam mo, pati yung itsura nila hindi gaanong tumatanda. Yung spirit nila, ganun. Oh, dahil siguro, dahil... Hindi problemado. Yun, siguro hindi sila naano ng pressure ng labas ng mundo. Pwede. Kasi parang mayroon nung isang tropa, nakaedad ko to la. Yung dati may mga, ano pa eh, computer shop pa dati. Pumunta ko nun sa computer shop. Kaedad ko to siya. Nakita ko siya, nagko-computer siya, parang nagko-computer siya dun. May Zesto siya, at saka may, ano ba yung chocolate na pagkain yung Fudgy Bar ba yun? Fudgy Bar. Parang dati pa rin namin ginagawa to. Kasi yung enjoy niya, nakikita mo naman siya nag-i-enjoy. Okay. Oh, masaya naman siya. Simplicity lang ng buhay, no? Kanya-kanya lang din siguro. Pero kung ikaw yung tipong tao na gusto mo mag-explore, tas ilagay kayo sa yung sa isang lugar lang, hindi ka masasaya nun. Hahanapin mo pa rin yung gusto mong sumilip ng ano. Correct. Ng ibang lugar. Kasi by nature din ata, ganun din talaga ang tao, yun, no? Yung parang gusto niyang, tingnan nyo, kaya nga na nagkaroon ng sakupan dati, dahil, correct. Curious ka rin sa kabilang lugar eh, di ba? Punta tayo doon, sakupin natin yan, kuhain natin yung mga resources nila. Kasi, hindi, yun nga, paradigm din kasi yun ng tao eh, yun yung reality niya. Kaya, ako siguro, kaya ako nahilig mag-travel, parang kasi tatay ko seaman. So, alam mo, papadala ng pictures na andito ako sa Europe, andito ako sa US. So, parang ako, growing up, gusto ko din yan. Gusto ko rin marating yung mga napuntahan ng tatay ko. Yes. Pero imagine mo ko ikaw, kunyari nga, yung sa Sorrento, pinanganak ka doon, sabi natin may sari-sari store kayo doon na kumikita man lang ng buhay naman kayong pamilya. Diba? So, hindi pumapasok sa reality mo yun eh. Unless, pero ngayon, feeling kasi ko... Kasi sa tingin ko may nakita mo eh. Parang yun, nakita mo yung mga pictures. Kaya, gusto mo tuloy... Gawin. Oo, di ba? Correct. Nakita mo kasi. Nagka-interest ka, pumasok sa consciousness mo. Oo, tapos siguro magmamatik na yung utak mo, gagawa siya ng paraan para makuha yung gusto ng mata mo, di ba? Yes. Parang itong neighborhood na to, hindi ko pa nakikita. Okay lang ako dun sa mga dating medyo middle class na neighborhood. Okay lang ako dun eh. Mm-hmm. Biglang yung broker namin, dinala ako dito. Tingnan mo to, hindi na makabalik yung ano ko. Yung standards ko, parang ba't mo pa pinakita sa akin to? Pero buti pinakita niya. Oh. Kaya ngayon, doon ko nalaman na magandang makita mo rin yung mga bagay-bagay. Yes. Diba?
Yung parang kunyari dati kontento ka lang sa let's say kunyari Honda Civic, eh nakakita ka ng Ferrari bigla, ng Lamborghini. Iba na yung tingin mo ngayon, di ba? Maganda rin makakita na. Yun yun, nag-expand na yung consciousness mo, yung utak mo. Utak mo. Tsaka pag nakatikim ka na, kunyari, Tukoy, ganito na tinitira mo, babalik ka pa ba sa Sorrento, magle-level doon ka pa ba? Hindi na eh, no? Next level mo, mas malaking bahay, mas magandang subdivision, parang ganun na eh, no? Tsaka more than yung material things, parang yung galawan mo rin sa buhay. Alam mo yun, yung galawan mo, pang ganitong level na, di ba? Hindi ka na uli, hindi ka na mag- a step down eh na yung galawan mo medyo malamya, hindi palakas ka ng palakas. Pero kaya, may dalawang klaseng tao din tol, kasi parang kunyari may mga tao na let's say mapadaan yung kotse nila dito sa gantong klaseng lugar, di ba? May mga tao na magsasabi na hindi tayo para dito, pangmayaman tong lugar na to. Meron din mga tao na magsasabi na ito ang madapat na lugar na tinitirahan ko. Di ba? May dalawa din eh na ano eh. So kung saan kasi siguro, sa tingin, naniniwala ako na mayroong pangganunan at may pangganyanan. Parang kumbaga sa jungle, meron talagang ginawang lion at may gazelle talaga. Correct. Kumbaga hindi natin pwedeng ipilit siguro sa lahat ng tao na, di, dapat dito ka sa ano. Hindi, gazelle ka eh. Diyan ka na lang, kakainin ka naming mga lion. Correct. So, ayun yung purpose nila sa mundo. Di ba? Sure. No. Totoo yan. Purpose talaga siya, di ba? Kasi kung lahat mayaman, sino maglilinis ng CR? Oo, diba? Totoo. Sino magiging, di ba, kasang bahay? Or farmer? Ganun talaga siguro. Din ako. Ganun talaga. May gazelle at lion talaga. Kahit anong gawin nating podcast dito, kahit anong gawin nating seminar or what, hindi lahat. Di ba? Hindi lahat. Kasi matataka rin, ibibigay mo na yung gem sa mga tao. Ito na yung blueprint paano mo ano kayo mamaman, di ba? Hindi ma-absorb ng iba. Correct. Kasi mayroong mga tao makaka-absorb din. Yeah. O, may pangganunan at pangganyanan nga talaga. Correct. So, yes, sa mga nakikinig, it's your choice, di ba? Mm-hmm. Anong gusto mo? Anong gusto mo sa buhay mo? Gusto mo magbago? Di ba? Pero kung magiging honest sila sa sarili nila, yun din dapat maging honest sila eh. Kasi yung iba, sabihin nila, di, ayokong mayaman, gusto kong simpleng buhay lang. Pero kung yung tatanungin talaga ng totoo siya, gusto naman talaga niya yung umaman, takot lang siya. Correct. Yes. Diba? Ayaw lang niya pagdaanan yung mga steps nun. Correct. Yeah. Oo, ganun. Yun, correct. Dapat honest sila sa sarili na at gawin nila. Diba kasi nakakainis, kunyari mag-content kami about paano yung umaman, paano maging successful. Diba sabihin, o kaya parang, ano, parang umalis ka sa employment, mag-business ka, maging entrepreneur ka, if you want to make it here in the Philippines. Kasi diba, kitaan naman dito, pag empleyado ka, mababa, diba? Yes, gusto yes. mo talagang kumita, mag-enjoy sa buhay dito, negosyo. Mm. So parang sabihin ng iba, eh paano yung mga farmers? Mamimiloso pa ba? Hindi applicable yung advice nyo sa lahat. Parang, hindi ko applicable sa gawin mo. Kung hindi, wag mo naisipin pa yung mga farmers. Diba? Isipin mo na yung sarili mo. Sarili mo muna. Diba? Totoo nga naman. At para mag-comment pa nga lang din siya ng gano'n, escape mo na lang. Di mo pala gusto yung message namin. Mag-hate ka pa, no? Pero hindi, salamat sa mga nagko-comment. Dahil correct. Para sa akin, ngayon tol, pag tumitingin ako ng comments, kunyari, let's say may nag 500 comment sa akin, yung numbers na lang yung tinitingnan, 500 comments to. Hindi na nagmamatter sa akin kung ano sinabi. Kung positive ba or negative. Dahil pareho lang may effect eh. Yeah. Napalingon ko kayong lahat. Meron akong makukuhang, kumbaga, aangat ako sa algorithm. Ganoon. Pareho, walang effect talaga siya. 500 comments to. Comment ka lang. Yan. Tapos, yung hate comments, yung negative comments, actually, yung nagtataas ng views mo. Kasi yung mga parang natuwa, yes. Swerte mo na ko i-like ka nun. Hindi naman nagko-comment mostly yung mga ganun, di ba? Pero yung mga na-bad trip, yun yung i-comment, i-share ka, ipopost ka, i-share ka sa group chat. Yun yung mga na-bad trip. Oh, yung mga na-bad trip. So, yun yung nagpapasikat sa atin. Eh, alam mo, tol, talagang totoong-totoo yan. Kasi, nakaranas talaga ako ng ganyan na meron akong kaklase dati nung high school na babae. May pinost siyang lalaki na hate niya. Sabi niya, kailangan ibang to sa Pilipinas tong lalaking to. Kinlik ko, nagustuhan ko yung lalaki, naging fan ako ng lalaki. So para sa akin, pag shinare ka ng hater, may fan kang makukuha pabalik. Correct. Oo. Yun talaga ang tingin ko, tol. Correct. Sila lang yung marketer. Diba? Plus, magiging bukang bibigyan ng mga hater na yun, ipagpasok nila sa opisina nila, kwento ka nila sa mga katrabaho nila. Parang sila talaga nagpapasikat sa iyo talaga. Correct. Saan ka pinaka na-hate? Saan aspeto? Saan angulo? Ay, ang dami. Hindi ko na ano talaga yung pinaka sa pinaka eh, pero sa tatlong, meron kang tatlong asawa. Yun. Pwede rin. Siguro yung mga ganung paniniwala ako siguro. O nga, siguro tulbanda dun.
sa mga ganung klaseng kasi dito eto so, solid ano tayo eh, Catholic country kasi ito, you know? Mm-hmm. Yeah. Pero bakit naman yung mga paboritong tao ni God sa Bible, ang daming asawa, hindi naman niya pinagsabihan. Eh. Pero Muslim ka ba? Taga Mindanao ka, di ba? Taga Mindanao, pero hindi ako Muslim. Anong religion mo? Katolikoy. 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 May sarili ka religion. Boss, pero hindi ako Muslim. Yeah. Boss, ito ha. First again, maraming salamat. Boss, mga kaso, hindi pa tayo nagsisimula ha. Chigaan pa lang to. Pero boss, maraming salamat nag-oo ka dito sa podcast namin kahit maliit na channel pa lang kami. Maraming maraming salamat. Maliit na kay, channel, tinignan ko yung Sopodong. Shoutout kay Sopodong kasi yes, chinat tayo ni Sopodong. Maliit na channel, tinignan ko yung movies niyo, may kapal din ha. Meron ni mga pumuputok-putok na ngayon. Saka na monetize na kami. So, kaya niya tol 100, kunyari let's say 1,600 views lang. Kunyari ah. Tol, nakita ka na ba ng harap-harapan na 1,600 na tao? Dami-dami nun, ha? Oo nga, no? Pag nasa harap mo na, ang dami nun, eh. Oo nga, no? Diba? Tayo lang kasi ngayon, ang basihan, minimum acceptable, 1 million, eh. Kayo rin ba? Oo, yung mga ganun, eh. No? Kasi nakikita natin sa mga vloggers, eh. Lintik, mabis, eh. Yung mga vloggers kasi, isipin mo, ang 1,600 na tao, makapal yun, son. Oo nga, tapos tayo, di tayo masaya. Napalingon mo, di ba napalingon mo lahat yun? Iba yun, ha? Ay, gandang ano nun, ha? Gandang perspective yun. Ngayon wala din na realize. Kasi ako, ang grateful, na-realize ko, ang grateful pala ako. Lately, yung TikTok ko, parang, kasi parang doon ko sanay na less than 10,000 yung views. Pero kung ano? Ayaw mo pa nun, 10,000. Pag less than 10,000, masama loob ko eh. Oh, kasi parang sanay ako, ganyan, nag 100K. Parang ganun yung standards ko dati. Tapos nung humina, yung, kasi dumating sa point, lalo na nung pandemic, na pinush yung mga edutainment. Ito yung mga bagsakan ng content namin. Pinush. Paano? Pinush ng algorithm ng TikTok. Parang yun yung, ay, yung pinapasigat nila. Kasi nagsimula yan, DJ Luño, okay, Sayaw-sayaw, mga cleavage, sexy. Ano yan, tol? Napansin nyo lang o na talagang nakakuha kayo ng facts talaga? May TikTok ito ang team na kumausap din sa amin. TikTok Philippines mismo. TikTok Philippines mismo. Na in-encourage so, kami. Facts talaga to. Na to create educational content. Oh, kasi ipupush ngayon sa algorithm para to balance out yung mga kengkoy-kengkoy lang. And entertainment lang. Okay. So kaya dati so 100k minimum 2 million. Minimum yung 100k views. 2 million sa tumal. Talaga? TikTok yan ha. Parang ang average niyan 300, 500k no pag masasabi mo maganda content mo pag nag 2 million, 3 million, yan. Pero yung 100k, 2 million before. So, nung ewan ko, pinalta na naman siguro yung algorithm, medyo siguro, puro na kayo motivational, puro na kayo finance. Sibugoy na kayo naman. Kaya, sayawan ulit. Yan, ngayon, less than 10k, parang, malungkot na malungkot. Malungkot ka ngayon, pero ang ganas na mo, ikaw ba, nakaharap ka na sa 1,600 na tao? Napalingon mo yan. Di ba? May bagay yun. Naalala niyo yung una niyong, nabash kayo. Oo. Boss. Anong experience niyo naman nun? Boss, apektado ka talaga. Ah, talaga? Okay. Ako. Kasi first time ko eh, hindi ko pa na-experience eh. Correct. Di ba, may isang tao nga lang pumula sa suot mo. Sabi, baduy. Isipin mo na buong araw. Isipin mo na buong araw. Conscious ka na eh. Parang gusto mo na palitan suot mo eh. Kaya ako gali ko, pag may napansin ako dun sa isang tao, hindi ko muna agad sabihin yan. Siguro pag uwi, okay na bukasan. Kasi kawa, na-experience ko yan eh. Pumunta ka sa event, baduy yung suot mo, o kaya pangit. Sinabiyang ka. Conscious ka maghapon, di ba? Wala ka naman na magagawa. Ano, uwi ako, palit akong damit. Bili ka sa mall. Eh, what more kung, ayan na, nagsisimula na, 10, 20, 100 na ng babat. Talagang ako doon parang nakaya ako mag-TikTok, nakaya ako mag-content. Buti na lang yung circle namin. Di, okay lang yan. Yan yung pampatas ng algorithm. Ganyan-ganyan. Yun. Yung mga magpupush siya yun eh. No? Tol, yung nasa circle din eh. Kasi kung nasa circle ka nga naman ng content creators, mas matutulungan ka nila mag-handle ng ganun. Correct. Pag nasa circle ka ng consumers, correct. O, di sila yung sabihin lang, kita mo, nababash ka. Dapat di ganyan. Correct. Panghihinaan ka ngayon. Oo, depende din sa circle mo yan eh. Diba? Ngayon, boss, wala. Manhid na ako. Noong December lang, di ako makapuntang Green Hills tsaka Divisoria eh. Kasi? Nag-trending yung content niya eh. Million views lagi. Million views lagi. Ano? Okay. Meron kasi yung content. Huwag kang bibili ng Class A. Kaya pala hindi makapunta ang TV, sorry. Galit. Ang galit na galit sa akin. Dami na comment. Kahit maganda naman yung ano, yung point na
Kasi syempre pag bumili ka ng class A, ano, bakit ka bibili ng class A? Parang kunyari gusto mo ng lakos kasi para kunyari lakos. Pero nung feeling noon, 'di ba, deep inside, alam mong fake. Yung confidence mo, 'di ba, parang may insecurity. Gets. So parang instead of buying mga ganyan, bili ka na lang ng mga local made, meron namang original na mura. Na diba? Original naman, no? Na hindi class A. Oh, then strive hard sa buhay para makabili ka ng oring, di ba? Pero hindi naita ng mga tao. Yung first 3 seconds, huwag kang bibili ng class A, pucha, puro hit comments, libo-libo. Pero until the story, pag mga short short format, madalas kang mamimisunderstood. Yes. Pero, dahil sa short format na yun, yung iba doon hanapin nila yung long format ngayon. Correct. Doon ka nila magugustuhan. Doon ka nila magugustuhan. Tama. Mas minsan magiging mahuhuk pa nga sila sa iyo kasi nagsimula sila sa ayaw kanila, bigla na gustuhan kanila, mas malakas yung effect noon sa tingin. Oh, yung impact noon Correct. Ano? Alam mo tol, may tropa kami dati na mahilig, hindi, tropa ko pa rin naman siya ngayon. Mahilig siya sa class A talaga na damit. Wala naman talagang masama sa class A. Hindi naman siya krimen, alam mo yun. Wala siyang masama, pero correct. May tropa ako na nagsabi sa kanya, tol, alam mo, dahil mahilig ka sa class A, ang binibigay lang din talaga na pera sa'yo ng universe pang is class pang class A. Tama. Exactly. Diba? Tama. Nakaset na yung utak mo sa ganyan eh. Correct. Yun. Eh yung isang kong tropa ko yun, hindi yun talaga siya magsusuot ng class A. Hindi yun din yung hustle niya. Tama. Pang ganun din. Pang ganunan din. Correct. Oo, yun. Na-attract mo yan eh. Na-attract mo yan. Oo. Diba? Totoo pala. Totoo talaga yung ganun totoo. Eh. Totoo yun. Law of yun. Universe yan. So yun nga, since again, balik tayo doon, no? Buti nag-yes ka rito kahit small channel kami. Napansin ko ngayon, umiikot ka sa mga small channel. Kasi may mga panood akong mga podcast kasi parang may napanood ako na yung sa skating community yata ito. Okay. Yung isa, yung parang kambal ba yun? Basta magkamukha, dalawang guwapings na nag-interview sa'yo. Hindi kambal yun. Hindi ba kambal yun? Basta termo yata sila ng suit eh, parang ganun eh. So ba, puka, hindi ba? Sorry po, mga sob. Basta small channels pa rin ito. Starting channel. No, mga konti pala nyo episodes. No? Bakit ka, anong ginagawa mo ngayon? Ba't ka nagro-roadshow sa mga to? Actually, to, hindi lang pagdating sa podcast. Dati rin, sa makuha rin, yung sa mga rappers, sa mga music, na mundo kong music, di ba? Makikipag-collab ako minsan sa isang artist na wala pa nakakarinig sa kanya. Na meron lang less than 1,000 subscribers. Gusto kang kita, okay, gawa tayong kanta. Hindi yung parang, porque ito yung malakas na rapper. Cloud Chase. O, kakaibiganin ko to ng, kahit di ko naman siya gusto, basta lang makakuha ko ng ano. Medyo, hindi ganun yung way ko dati. Kung okay naman, kung okay tong rapper na to, gawa tayo na ano. So, sa mga podcast din, pero hindi naman siguro, alam mo yun. Tsaka, ano din, siguro ano lang din, tol, para may ibang mundo rin na maka... Kumbaga ibang mundo. Ma-expose ka. Oh, parang nagta-travel ka lang sa... Iba yung mundo nyo eh. Parang travel lang din ako sa mundo nyo eh, di ba? Ngayon, kayo rin makapag-travel sa mundo ko. Dahil may mga taong nasa mundo ko na hindi pa kayo nakikilala. So, makikita ngayon kayo, di ba? Ganun lang, wala nang ano siya. Saan ang galing yung ganyang mindset mo na yun nga, explore, travel, na bakit naiba ka nga dun sa mga kasama mo, mga sa hood na taga Sorrento? Dahil nga dumating ka ng US or anong specific experience incident sa buhay mo na nagkaroon ka ng ganyang awakening na? Good question yan ah. Tol, ewan ko minsan may paniniwala kami na to na ewan ko, siguro sa yung DNA na pinanggalingan mo. Kahit yung unang panahong DNA na pinanggalingan mo, kung pangganunan ka talaga. Okay. Oh, kunyari, gets. Yung pinanggalingan mong DNA is mga mayaman. Tapos nabuhay ka ngayon 2024 na mahirap. Yung DNA mo, gagawa ng paraan na yumaman ka. Hindi ko alam kung gano'n ko totoo, pero masarap siya kung paniniwalaan mo, di ba? Parang may papaisip ako, saan ba ako nang galing? Prince ba ako dati? Alam mo yung DNA ko, mga gano'n ba? Mga hari-hari ba? Galing ba ako sa mga pharaoh, mga gano'n? Okay. Tama ba yung pharaoh ba tawag dun to? Sa Egypt. Mga nagli-lead dati sa Egypt. Yan yung mga hari sa Egypt, mga pharaoh. Ano mo sabi ng babae ko sa akin nakaraan? Daddy, di ba pag natutulog ka minsan, yung kamay mo nakaganon dito? Sabi nila, galing ka daw sa mga pharaoh pag ganon ka matulog. Pwede. Pwede. Natutulog, oh. Magandang ano yan, ha? Baka nga. So, nasa DNA, posible. Pwede, tol. Pwede, ha? Nasa DNA mo yan siya. Sa tingin ko lang, di mo maaano yan. Pero ikaw, itong lifetime na to, parang kailan yung punto na yon? Na yung mga explore. Parang nag-switch. Oo, yung ganun. Para ikaw ba growing up, laki ka ba Mindanao o Sorrento na? Hindi rin ako laking Sorrento.
Well, hati eh. Kasi nung... Sa ka pinanganak? Pinanganak ako sa Cebu. Okay. Oh, yun. Okay. Pero Mindanao talaga lahi namin ha. Mm-hmm. Pero kumbaga sa Cebu tol, nilabas lang ako doon. Binalik ulit sa Mindanao. Ganun okay. Saan sa Mindanao? Maliit na town kung tawagin ay Aloran. Walang nakakaalam nun okay. Aloran. Malapit sa Ozamis. Okay. Hanggang ilang taon ka doon? Hanggang before 3 years old data. Okay. Tapos dinala na ako sa Paranaque ng magulang ko ng 3 years old. Paranaque. So 3 years old hanggang 9 years old, Paranaque. Mm-hmm. So 9 years old, mga pa-teenager ko na, yan na Sorrento. So hati siya. Mm-hmm. Diba? Yan, hati siyang ganun. So pero, ayun ko kahit dati pa lang tol, kunyari makakita ako ng something ng fancy. Parang, mm-hmm. Feeling ko deserve ko siya. Mm-hmm. Oh, may ganun ng feeling pag nakakita ko maganda sa sasakyan. Ilan taong ka niyan? Kahit nung bata ka kahit pa? Kahit nung ito nung bata pa ako. Okay. Yung ako, naniniwala ako pang ganto. Yung ano niya ba, household niya, mahirap ba? Mahirap buhay? Middle class? Well, naabutan ko yung panahon na medyo okay pa yung economy ng Pilipinas. Pero yung last era na. Okay. Oo, mm-hmm. Naabutan ko yung. Kasi naalala ko dati si nanay, sumakay kami ng jeep, di ba? Mm-hmm. Dati wala pang snatchan dati ng alahas eh. Mm. Bilang na snatchan na si nanay ng alahas. Mm. So parang pahirap na yung bansa nun eh. Mm-hmm. Pero okay. Naabutan pa namin yung wala pang mga i-snatch ng alahas mo. Okay. Yung ganun, oh. So pero yung pamilyang pinanggalingan ko tol, sa panahon na yung dati, nasa middle class siya. Middle okay. class. Oh, middle okay. class. Oh, hindi naman, ako, hindi kami umabot yung naging slums na, na hindi ganun. Pero nung dumating na sa panahon na medyo para naghihirap yung Pilipinas, nagkaroon din yung pamilya namin ng mga ano yung challenge? Oh, challenge. Financial oh, gano'n. Challenge. Pero buti naman, itong mga magulang ko, ginawa nila yung trabaho din talaga nila na bilang magulang na inayos talaga nila yung mga dapat ayusin ba. Mm-hmm. Minsan sabihin ng mga tao sa akin, oh, hindi ka naman talaga, ano eh, hindi ka naman lumaki sa hirap talaga, mga ganun-ganun. Mm-hmm. Kumbaga parang sa akin, pasensya na, ginawa ng magulang ko yung trabaho nila. Pasensya ka na, ha? Dapat naman talaga gawin ng magulang ko yun, eh. Mm-hmm. Diba? Correct, yung correct, oh. correct. Hindi kami sobrang yaman, pero alam mo yun. Mm-hmm. Hindi, hanggang ngayon naman talaga, tol, hindi sobrang yaman yung pamilya namin. Yung tatay ko, nag-work pa rin yung tatay ko ngayon, eh. Okay. Pero, ang natutuwa ako is, galing talaga ako sa good family. Okay. Yun, good family talaga. Okay. Masasabi ko talaga na ano hindi toxic. Hindi perfect. Pero good family, yeah. Provided kayo, at the same time, yung mga values na instill. Provided ng mga basic, pero basic. Hindi nila sa material sa bagay, hindi ganun magpalaki sila nanay. Walang luho. Oh hindi ganun eh. Bata pa lang ako, nung may una ako hiniling kay nanay, ang sagot niya sa akin, paghirapan mo. Luha mo ng paraan mga kapera. Sabi ko, paano? Ewan ko, magbenta ka ng kung ano dyan. Oh. Binenta ko tuloy yung laruan na binigay niya sa akin. Para makuha mo yung isang gusto mo. Oh, okay. So, okay. Nagsimula yung ano mo, entrep mindset, no? O, negosyante. Yung una nakabenta ng laruan, tas nakakuha, parang nakagawa ka ng sarili mong pera. Naano na ako sa pakiramdam nun. Okay. Ito ang gusto ko. Sarap. Oo, sarap pala nito. Ayun, naging kung ano-ano nang inibento kong ibenta nun. Mga uto ko ng mga bata na kalaro ko. Makabili sila, yun. Nagagawa pa ako, nag-drawing-drawing pa ng comics. Kung gumawa ko sarili kong comics, binenta ko sa bata. Oh. Ito, ang ganda ng story na ito. Sabi ko, this is stapler mo pa yung comics, diba? Sariling drawing ko. Ang ganda ng story na ito. Bili mo 10 piso lang. Tuturi naman, bilili mo. Hindi, dun siya nang galing sobe, no? Yung parang, okay, hindi man kayo mahirap na pamilya, di rin sobrang yaman, pero responsable yung mga magulang na kinalakihan mo or yung family na kinalakihan mo. Mm-hmm. So, hindi ka nila hinayaan din na maging spoiled, alam mo, di ba? Na, ang gusto mo yan, paghirapan ka, mo. Hassle ka. So, no wonder, parang sa batang, sa murang edad, natuto ka ng humahasle, grumind. Yeah. Kahit yung parang laruan lang siya, di pa naman to monetary, alam mo yun, di ba? Pero nadala mo yung ganong klaseng ugali na pagdating mo sa totoong buhay, uy, hassle, grind, normal na yan sa akin. Bata pa lang, ginagawa ko na yan. Hindi ko alam, hindi ba nila ako in-spoiled o wala lang talaga silang pambili ng gusto ko? Or both. Binalance. Buti ginawa nila sa akin yung tol. Buti, kasi meron ako mga kaklase dati na nagulat. Tol, unang panahon pa to tol, ha? Mm-hmm. Isipin mo ang budget ng magulang nila sa text. Naalala mo yung wala pang mga promo, yung text dati, piso pa talaga. Oo. 250 pesos a day. Wow. Pang text lang. Bata pa kami nito, ha? Grabe.
gano'n ba ka yaman yung magulang mo para yan ang budget na pang text, iba pa yung pangkain niya. 20 nga lang baong ko dati eh. Ako nga to, wala eh. Pagkain lang talaga eh. Bibigyan lunchbox? Oh, yun lang, pagkain lang. Wala talagang pera na inaabot si nanay sa akin dati. So, didiscarte ka na lang dun ng ano. Pero so, 250 buti, text pa lang? O, di ba? Budget? Pang text pa lang? Anong pinag-uusapan ng mga bata dati na importante para mag-ubos ka ng 250 pesos? Aday, di ba? Lintik siguro pa musta yan to, sandang. Puhal sa bag, no? Kasi kung hindi, kung in-spoil din ako ng magulang ko dati, to hindi ka rin matututo na. Remind din, no? Ito, nakikita ko yun sa mga ibang kababata ko na spoiled. Ngayon, hindi sila marunong talaga. Kasi sila nasanay dun. Yung brick by brick na process, hindi nila hindi nila matangke yun ba? Usually, mga ganyan, pag namatay na yung magulang, hindi kayang i-take over yung business. Naghihirap pa. And yung mga ganyan story, kadalasan, hindi, actually, kadalasan yung second generation, third generation, pahirap siya ng pahirap. Wala na. Meron nga ako ng kaibigan nagsabi sa akin, yung fourth generation, third or fourth generation daw ang mag-aahon ulit sa kahirapan. Correct. Yung mag-aahon. Kasi ang nangyayari dyan, kaya third or fourth ka na, nasa mahirap ka na ngayon. Yung dating first generation, mayaman, diba? Mayaman. Ngayon, nasa mahirap ka na. Kaso yung DNA mo, pang mayaman. Yung gagawa ka ulit ng paraan. You guess mo? At kung tayo na, may point din yung sinabi mong yan. Pwede, no? Pwede. Kasi yung nagre-reklamo kami, kasi yung generation din na pinanggalingan ko, yung dati, ano din, may bitaw din sila sa ano, may bitaw sila sa Mindanao, ganun. Pero yun nga, yung umabot na sa generation, ang tatay ko ganyan, pahirap na yan, hindi na kami yung paldo. Correct. Kasi yun, sabi ko sa kaibigan ko, ba't kaya ano, sayang naman, di tayo naabutan ng yaman na yun. Tapos sabi niya, di maganda nga yung ganyan. Maganda niya patinignan correct, ba? Correct, correct. Oo, maganda nga yung actually, ganyan. Kasi yung generation natin yung mag-aangat ulit. Swerte natin na tayo nasa generation na mag-aangat ulit. Oo. Mas maganda yung story. Mas diba, sarap. Kasi yung ikaw yung second generation na napabagsak. Pangit nun. Napabagsak mo. Yaman-yaman lang. Alam mo, napapataka-taka ka talaga. Generational wealth na wala mo. Nawala mo. Generational wealth na yan. Sarap na ng buhay mo, pero yung legacy mo na walang kwent. Oo. Sinisisi ka ng mga amo-amo. Diba, tol? Good point yun, ha? Pagpunta sa ancestral house, ito yung pinakamayaman, nagtago yun sa angka natin. Ito yung umuulit na pabagsak. Ito yung spoiled na nagpapagsak. Buisit yung lolo natin. So ikaw, di after Sorrento, nag-America ka. Tapos na-realize mo, hindi ka pang empleyado, hindi ka pang ganun, di ba? Bumalik ka sa Pilipinas. Ano lang ginawa mo yan? Rap na. Hindi, ang una, hindi. Okay, sabihin ko totoong story. Yun talaga ang plano. Kumbaga para sa akin. Kasi sa America pa lang, nag-rap-rap na kami dun. Pero sa kung mahihirapan ako, nandito ako, Tagalog tong rap ko eh. Kailangan ko lumapag dun sa motherland, di ba? So ang mission ko talaga, ganun. Mag-rap tayo dito, mag-full-time tayo, eh nagka-girlfriend ako bigla, tol. Nang wala sa plano. Okay. Na parang dun na naligaw yung landas ko. Dahil itong girlfriend kong tutol, anak, mayaman talaga. Hindi yung mayaman lang, ha. Mayamang-mayaman. Ganun na klase, yung may ransom money. Ganun na klaseng yaman. Okay. So ngayon, akala mo, parang, ewan ko, parang may pressure na ano, like, hindi nga ako makapunta sa mga family gatherings nila kasi insecure ka. Naka-Amerikana sila lahat. Mga tuxedo, ganun. Eh, ano, magre-rent pa ako ng ganyan. Wala akong pambili ng, alam mo yun. Ganun. So, tinry kong parang, hindi, okay, gawa tayong legal na business para naman may buga din tayo. Kasi alam ka naman, pupunta ako sa mga pamilya nito, ang sabihin ko lang, nagagawa ako ng mixtape ngayon. Alam ka naman yun lang, sabihin correct, ko, ano trabaho mo? Nagagawa ng mixtape po. Ano yun? Diba? So parang pinilit ko, sige, magkakantay ng legal na pera. Alam mo yun? So pinilit kong ganun, pinilit kong ganyan. Nag-fail din naman yung business kong yun. Pero, at bandang huli, Anong business yun? Milk tea. Milk tea. Okay. Bandang huli, naghiwalay din kami naman ng girlfriend kong yun. Pero ang na-lesson, na-learn ako dun is, sita mo, na-distract ka dahil sa isang babae lang. Di naman yun unang mong mission eh. Di ba? Balik tayo sa mission. Yun. Kaya, bam, banat ulit. Dun na, bumalik ulit ako sa music ko. Yun. Tinodo ko na yung music ko. Meron kang ano yan? Meron kang day job yan? Saan kumuha ng pera? Dito sa Pilipinas? Oo. O yung ipon mo from America, ginamit mo? Actually, tol, yung bago ko umuwi dito ng Pilipinas, wala talaga akong ipon nun. Okay. Kasi ano rin ako, mawaldas din talaga ako, tol. Party? Hindi naman party. Mas more experience. Okay. Ganun, waldas. Tsaka yun, yung mga kotse-kotse, ganun, mga gastos rin mag-kotse-kotse sa ano eh. So wala talaga akong ano nun.
So mga months before ako umuwi ng Pilipinas, tumodo ako sa diskarte ko sa States. Okay. Lahat yung mga diskarte kong dating diskarte ko binalikan ko, tumodo ako. Mm-hmm. Yung todo talaga, like lahat. Mm-hmm. Lahat. Para may pang-uwi lang ako dito. Okay. Doon ako na ano, yun ang pang-survive ko dito. Unti-unti ko nakikita na paubos na ng paubos. Tapos wala nangyayari sa negosyo. Oo, lalo na yung parang yung 100k na lang. Lot, 100k. Mami, 50 na lang. Oh. Mm-hmm. Malo, ito na. Magkakatestingan na sa Pilipinas talaga. Dito matitesting ang pagka-hustler mo. Parang ganun, iniisip ko. Sa, pag kinakausap ko yung sarili ko, di ba? Parang, sige nga kung totoong hustler ka. O, Pilipinas, walang pera. Oh. Mm-hmm. Sige nga, angat mo nga ulit sarili mo. Okay. Parang ganun. No? Challenge din talaga. Itahilang yun. Ayun, nasiro ulit. Okay, nasiro. Mm-mm. Patapos? Nasiro ulit. Paano mo ulit yan, oh? Inangat? Well, hanggat, eh, buti na lang yung panahon na yun, nakabili na ako ng mic ko noon at computer na pang ano. Oh. Kumbaga, ang problema ko na lang, breakfast, lunch, and dinner, yun na lang, yung madali nang gawan yun. Pwede kayo makikain ka sa mga kaibigan mo. Pero nakatira ka sa magulang mo? Hindi, wala sila. May sarili ka? Wala sila dito sa Pilipinas nung panahon na yun. Okay, okay. Oo. Pero may unit kami tinitirahan. Actually, may unit si tatay na wala siya doon. So doon ako, yun ang pang-survive ko. Okay. 'Di ba? Okay. Wala namang tao diyan eh, 'di ba? Ano magbantay diyan? Oh, ganoon. Problema mo na lang pangkain. Oh, yun, breakfast, lunch, and dinner lang naman eh. Okay. Para sa akin noon, basta may breakfast, lunch, and dinner, pwede okay na yan. Na, basta makagawa lang ako ng kanta, makagawa ng music video. Yun na yan. Ganun. Simulan natin talaga sa first step talaga. Grabe. Yun, oh, yun. Sila Pudong, tropa mo na niyan. Si Pudong, galing Sorrento yun si Pudong, pero hindi ko siya ka-generation, mas lower, mas bata siya, na generation yan sila. Okay, yeah. So ibig sabihin, rap pala, ikaw nagsimulang bumalik ulit. Oo. Iangat. Well, minsan babalik-balikan namin yung mga discarding, hindi naman dapat, yung mga illegal naming discarte, binabalikan namin minsan para lang maka-survive talaga, gano'n. Mm-hmm. Pero Hindi talaga pang ganoon, eh. Kumbaga pang survival lang 'yun, hindi pwedeng pang forever 'yun eh. Oo. Oo, wala 'yun mga ganoon. Mm-hmm. Okay. So pero 'yun, yung kumbaga gapang sa gapang talaga, yung rap talaga yung ginapang namin talaga. Mm-hmm. Na ang hirap, buti nga naniwala rin 'to sila Pudong sa akin dahil hindi mo talaga makita yung vision na yung dati, parang ang hirap siyang paniwalaan na paano tayo pipera dito? Correct. Diba? Wow. Yeah. Hindi katulad ngayon yung mga rapper madali ngayon, na, no? Unta yun yung mga bata nagkaka-PS yung 6 digits agad. 7 digits agad sila kakasimula pa lang nila. Mga rappers ngayon. At ang babata pa, tol. Oh. Bakit? Wala ano ngayon, i-YouTube mo, Spotify, dyan ka nakikita. Marami ng mga, ano ko, kumbaga yung TikTok pa lang, laking tulong na eh. Wala namang TikTok dati. Ngayon, tol, kaya rin wala kang pangalan talaga. Sa TikTok, pwede kang magkapangalan bigla. Correct. Hindi ka tulad sa Instagram na para lumakas ka doon, kailangan mo i-build talaga eh. Diba? Pero sa TikTok, may post ka bigla na bigla mag-viral. 1 million bigla. Correct. Parang malaking daya rin itong TikTok eh. Sikat ka agad eh, no? Tol, may ganun na. Marketing ano to, platform talaga eh. Oo, may mga ganun na ngayon. Yeah. Hindi mo rin maintindihan nga yung ano ng TikTok eh, no? Bigla naman yung sinunod na video mo. Baba na ano. Diba? Iba-iba eh. Ang gulo din eh. Ngayon, ano, long form na naman daw ang uso. Saan? Sa TikTok. Di ba dati, dumating sa point, less than 1 minute, yan ang inuulan ng views. Talaga? Minsan 5 seconds, 10 seconds. Okay. Ngayon, boss, ang inside info, long form, tsaka hindi masyadong edit. More than 3 minutes. May nagsabi nga rin sa akin yan, hindi masyadong bumalik, edit. Bumalik na naman. Bumalik, umiikot, bumalik na hindi masyadong edit kasi parang ngayon, nagsawa ng mga tao. Nagsawa na dun sa hyper edits Gusto nila medyo totoo naman. Kasi lahat yan, Alex Hormozin eh. Mga, alam mo yung mga effects, yung mga sasakay na bang, parang Mr. Beast, Alex Hormozin. Okay. Ayaw na ng tao. Ayaw na. Parang ganun. Okay. Tapos long form ang trip. Sige. Parang ganun. Alright. Sige. Yeah. Alright. So, yun no. So yun pala, anong tawala ako? Ano ka tatanong ko sa'yo? Sarap ng kwentuhan eh, no? Yan ang podcast. Correct. Eto, maiba tayo, no, to. Kasi ikaw, pumasok ka sa radar ko, pumasok ka sa, yun, sa radar ko, no? Nung parang nabanggit ka ng kasagsaga, pandemic to ha, kasagsagan nito nila, nila price tag. Okay. Parang may nabanggit, di ko sure, pero pagkakaalala ko ikaw yung binanggit na may beef kayo ni Price Tag. Totoo ba yun? Hindi. Ewok sa mundo niya siguro. Sa mundo nila, meron. Pero sa akin, hindi totoo. Hindi na kasi ako na-update eh. Hindi ko na siya nasubaybayan eh. Okay. Kasi biglang pumasok naman yung tirahan ni Flo G. Tsaka ni Sixth Threat. Pwede yung mga tao lang din ang nag-ano tuloy. Nag-
lalo nilang pinaliyab-liyab yun. Oh. Hinaip lang ng hinaip. Pero wala pala talaga. Okay, si Price. Eh kung sisilipin mo yung mundo ko, kumakain lang ako ng ice cream, naliligo ako dyan sa swimming pool namin dyan sa bahay. Alam mo yun, hindi ko siya, iba yung mundo kong ginagalawan ko tuloy. Mm-hmm. Like, akala ng mga tao, nasa loob ako ng rap game, mga ganun. Hindi, iba yung mga friends ko. Mm-hmm. O iba, yung algorithm ko, pag tinignan mo tuloy sa ako sa Instagram, wala kang makikita anything about rap dun eh. Ah, talaga? Wala. Pagkita ko sa iyo yung Instagram mamaya. Pagkita mo, wala naman mo, hindi talaga to siya. More on yan, learning. Hindi, boxing, comedy, ganyan. Yung mga ganun, no, tol. Okay. Malayo ako. Kaya minsan, yung mga balita na galing sa mundo ng rap, nakakarating na lang sa akin yan pag kinikwentuhan ako ng mga tao. Hindi ko talaga siya masyadong nasisilip. Yun. Kaya wala akong, kaya minsan sabihin, may beef daw kayo dito. Ah, talaga ba? Ayos ah. Parang, meron pala. Baka rin na sarap-sarap ng buhay ko dito eh. Okay. So, paano kaya nagyari yun? Siguro dahil pausbong ka nun. Maingi ka nun, matunog ka nun. Alam mo, magandang strategy yung tol. Kunyari, gusto mong umingay pangalan mo, di awayin mo ako. Diba? Ididikit mo yung pangalan mo. Oh, gusto mong magkaroon ingay pangalan mo, yun nga lang. Hindi na kita gusto. Diba? Anong, medyo yun yung kapalit ka mo. Ano, sad life din yun. Correct. Baka correct, may business pa tayong magawa in the future na mas malaki pa sa kikitain mo sa pambabasyakin. Sayang. Paraming mga ganung rapper tuloy na parang sa imagination nila may beef. May beef kami. Masaya sila na yung problema na nila yun. Kumbaga, negative energy nga yun kung iisipin mo. Isipin mo, iniisip kang kung may ka-beef ka, negative energy yun eh. Correct. Okay, kung yan ang gusto mong feeling na mayroon kang ka-beef, edi sige, gampanan mo yan. Basta ako dito, chill ka lang. Nagpa-backstroke lang ako sa indoor swimming pool ko. Chill lang ako dito. Importante sa yung inner peace, no? Oo, talaga. Saan mo yan nakuha? Nag-meditate ka ba? Hindi, tol. Okay. Pero parang, kasi, di ba, iniisip ng mga tao, ang meditation is kailangan umupo ka doon, makapikit yung mata mo, parang nerd ka doon na ano. Pero may active meditation na tinatawag. Pero kahit maglalakad ka, basta nasa ngayon ka, correct. Para sa akin meditation siya, kung in nasa ngayon ka. Correct. Parang ngayon, nagpa-podcast tayo, wala akong iniisip na problema ko sa bahay, o problema ko sa future. Ang ako ngayon, natatamaan ako ng aircon, ng lamig ng aircon, may mic ako, may magandang usapan dito, nasa magandang neighborhood kami. Yung para sa akin, parang meditation na. Kasi nasa ngayon ka eh, di ba? Yun ang ano sa akin. Oo, yun naman ang gist ng ano eh, meditation eh. Correct. Be in the present. Di ba to? In the now. Ngayon. Yun ang pinaka-importante sa lahat eh. Kaya nga present siya eh, di ba? Correct. Parang correct. Present. Yeah. Pero ito, yung importante sa akin ng peace of mind talaga. Lalo na sa paniniwala ako talaga dahil ilang beses na rin ako nakakita na sobrang yaman na walang peace of mind eh. Beses na ako nakakita. No? Lalo na napapakamatay pa nga eh. Oo, lalo na naging kaibigan ko na itong mga ganun. Umangat na ako ng level of friends. Nakita ko itong mga mayayaman na ito talaga. Mm-hmm. Pag nakikita ko, bad trip ka pa rin? Paano ka naging bad trip? Sa dami ng pera mong to, bad trip ka pa rin? Correct. Anong silbi ngayon pala ng pera mong yan? Di ba? Ako mas masarap yung tulog ko sa'yo. Kagising ko. Oh, yun ang para sa inyo, yun ang importante, di ba? Yeah. Hindi mabibili ng pera, yun yung peace of mind na yan. Hindi. Correct. Pwede, sa pang lilipat ka ng mga location, mga ganyan-ganyan. Pero, yun talagang sa loob ng utak mo, pag kinakain ka pa rin ng mga, mga toxic na... mga thoughts, yung mga ganun, di ba? Hanggang pumapasok pa sa'yo yun, wala, hindi mo kontrolado yung ano. Correct. Importante sa akin yun, yung peace of mind. Eto, random question ulit, no? Chinik ko kasi itong ano mo, YouTube, napansin ko, parang labo-labo yung format. May dalawa podcast, may vlog, may rap, may music video, may lyric, ano. Anong logic dyan? Anong strategy yan? Anong galawan mo dyan? Anong mindset siguro mo? Siguro ganun din talaga ako, tol. Siguro yun din talaga ako na klase ng tao. Kasi may mga tao ma-organize talaga. Tama. Okay. Which is nakakatulong din. Parang kunyari, si Frank. Si Frank, kung aatake si Frank, organized. Ito yung may pattern. Meron ng, kumbaga, sa one month, ito ang gagawin natin. Oh, ganun. Ito na yung gagawin. Sa week 1, week 2, ito yung gagawin. Mm-hmm. Ako naman si Tirang, kung ano lang nasa harapan ko ngayon, pagising ko, bukas ko na po problemahin. Ganun.
So maganda rin pagko-combo ka sa mga taong ganun para hindi rin ako masyadong bahala na natira. Correct, correct. Diba? Meron ka rin taong tamang si structure guy. Yun, maganda rin may combong ganun eh. Kami, ganyan. Ako yung kalat, siya naman yung organize. Ito si structure. Organize. Diba magandang combo siya tol? Correct. Tol, pag masyado ka rin structure, masyadong mabagal eh. Hindi safe yung galaw mo masyado. Walang risk masyado, di ba? Kailangan mo rin ng risky na tao at hindi risky na tao. Iko-combo niyo. Kung mag-i-check mo yung sa isa't isa, mag-checkan kayo, di ba? Yun. Siguro ganun din talaga ako, tol, na sige, ito gawin natin ngayon. Ako si ganun eh, parang aso ko na kung ano nasa harapan ko, dito, ito na. Banatanag. I think yun din yung naging strength mo kasi meron din ako napanood na parang isang clip mo na parang ang naging strategy mo before is magpabaha tayo ng content. Para hanggang walang choice yung tao kundi panuorin at anuhin tayo. Pakinggan na, kahit ayaw ka nila. Kasi yung ibang artist na nag-overthink pa kung paano higitan yung previous hits nila. Tayo, tira ng tira, bagsak ng bagsak, magustuhan o hindi, pabahain natin. Yes, talaga. Kasi kunyari ayaw ka nila. Eh, wala silang choice. Oh, pagbukas mo ng cellphone, surprise! Ako pa rin, yung kalbo pa rin nagsasalita. Wala kang choice, di ba? Parang baha ba? Ayaw mo naman yung baha eh. Pero eh, dahil marami, pumasok talaga sa bahay mo. Hindi mo talaga maiwasan, di ba? Tsaka yung ganyan, tol, na kuyari sa mga channel ko, minsan nagpa-podcast ako, minsan tungkol naman sa relationship, minsan naman music, ganyan. Minsan the way ko tingnan, kaya ko kasi. Diba? Kaya kong gawin to, kaya kong gawin to. May mga rapper na hindi kaya magsalita ng ganito sa podcast. Correct. Diba? Correct. Parang ikaw nga lang kilala kong rapper na nagpa-podcast. Okay. Kawan ko, ako hindi lang ako exposed. Si Dog Brock, yan. Eh, pero hindi ba rapper si Dog Brock? No? Parang producer siya. Pero ikaw lang yung nakita kong talagang nagra-rap, pero nagpa-podcast. Yeah, yun, kaya ko kasi. Kaya kasi, sorry. No? Ikaw ba, tinap ka na ba nila Enigma na gusto mo mag-battle rap? Battle rap? Yan ang hindi ko yata kaya. Kasi hindi mo trip? Hindi mo siya trip? Hindi, memorization siya eh. Okay. Hindi ako maano sa memorize. Tol, kasarili kong kanta, hindi ko memorize eh. Di ba, tol, pag nagpe-perform ako, yung mic, ginaganong ko na lang sa crowd, di ba? Sila na, kaya nung kumanta nito, hindi ko memorize. Parang narinig ko kayo sa isang podcast mo. Oo, sarili kong kanta, hindi ko memorize. Kaya, yung mahina ako sa ganun. Ano kayo, no? Flow lang? Flow lang tayo. Oo, bahala na. Oo. Parang aso nga eh. Pero tinap ka ni Enigma. May hindi, ganun, hindi wala. Naman, hindi naman. Siguro nakikita niya na hindi ako pang ganunan din talaga. Okay. Hindi ko rin ma-imagine yung sarili ko. Yeah. Nasa harap ng ibang lalaki, tapos parang magdadadaan kami ganun. Hindi ko ma-imagine. Yeah. Tsaka yung rap mo more on vibing na na let's grind, let's hustle. Grind, no? Parang ganun. Nakikita ko medyo kapareho mo si Omar B. Okay. Kasi si Omar B ganun din eh. Parang pag pinakinggan mo, grind din eh. Mamomotivate kang, grind tayo, hustle tayo. Yeah. Diba? Parang ganun yung bagsakan mo din. Ha? Well, kasi yun ang buhay ko din eh. Yeah. Diba? Para mas makagawa ka ng madaling rap, ikwento mo na lang yung buhay mo kaysa invento ka, diba? Kaya yun nga eh, nag-align-align tayo kasi yan din yung ginagawa namin eh. It's just that your platform, through rap, kami naman through event seminar. Okay. Tapos nagtagpo-tagpo tayo sa contents. Correct. Diba? Okay. Diba kanya-kanyang ano lang tayo eh. Kumbaga, siguro dahil sa mga rap ko, may mga ibang tao na na-align sila dahil narinig nila yung rap ko. Meron din naman mga tao na na-align dahil narinig yung content nyo. Correct. Diba? Yeah. Mga ano tayo, nilagay tayo dito sa earth para mang-align siguro. Correct. Eh, no? Ang tawag namin dyan, light workers. Light workers. Yung natin, yan ang baka yan ang purpose natin sa buhay. Pwede, no? Diba? Pwede. Kasi dilim na ng mundo eh. Correct. Diba? Tayo, good vibes lang. Ito yung trip namin, palawakin pang good vibes. At mag-share ng mga ganitong klaseng awareness, input sa mga tao na baka ito yung kailangan nila eh. Yes, yes, Diba kasi tayo, ako, ganun dati, parang depressed, bagsak, down, broke. Tapos isang post na nakita ko na nag-spark nung, alam mo yun, yung apoy ko, yung gigil ko na, shit, kailangan ko to. Mm. Diba? Ako na ko, bangon ako. Diba? Kailangan may ganun eh. Baka yun yung
purpose natin. Mm, diba? Correct. Kasi may mga content creators, purpose nila maghasik ng lagim eh. Diba? Meron. Sina-sina. Meron. Ewan ko, maraming mga ganun eh. Kumbaga yan, discarding nyo yan. Diba? Pero yeah, kami, kumbaga pang balance tayo. Kaya naman kami ito, mga alagad ni GOD na yeah, dito naman kami. Agree. So ngayon, so, eto na. Mm. No, tanongin nga na namin, itanong na namin sa'yo ang tanong ng mga taong bayan. Yeah. Holy kasi shit. Nga, alright. Again, kaya ka din namin na imbitahan dito, no, at gusto talaga mag-isa sa podcast is that nakikita ka namin na parang sobrang balanse ng buhay. Mm, okay. Very successful rap star, successful businessman, relationship obvious naman. Correct. Correct. Masayang-masaya ang relationship mo. Friends, lifestyle, solid, lifestyle, travel, travel, nag-educate ka pa. Ang dami mo pang time na pinagbibigyan mo yung mga starting channel like us, 'di ba? Paano mo yan nagagawa? Posible ba sa isang negosyante na maging successful sa business while still enjoying his life? Oo, talaga, posible. At yan sa tingin ko yun ang magandang gawin talaga. Hindi yung masyadong buhos na buhos ka sa... Kasi katol, para sa akin, as a man, kailangan lahat ng department mo okay. Okay. Hindi pwedeng isang department ka lang magaling. Parang kunyari, sobrang galing mo sa business, wala ka namang social skills. O diba? Wala kang hindi mo alam paano kumausap ng babae. Ganyan. Kaya hindi mo naaayos yung health mo. Hindi pwede, kailangan parang superhero eh, na ayos mo lahat ng department mo. Yun. Hindi naman pwedeng, kunyari malaki lang katawan mo, tapos wala ka namang pera. Correct. Di ba hindi rin pwedeng ganun eh. Correct. Kailangan correct lahat ng department, yun. At saka ako tol, ang inuuna ko talaga, yung mga bagay na hindi mo mabibili ng pera. Yung unang inuuna ko mga department kadalasan. Okay. Yun. Parang kunyari, makapagpatakbo ka ng maayos na relationship sa mga girls mo. Yun, di ba? Hindi mo mabibili ng pera yun eh. Nung hindi mo naman mabibili ang, kahit bilyonaryo ka, hindi mo mabibili ang love ng babae. Correct. Yes. Diba? Respeto. So, ayusin ko muna to. Ayusin ko, alam ko, Stol, nung na-meet ko na itong mga multi-millionaire na to in dollars. So okay na yung pera nila, wala na silang problema doon. Yeah. Goods na yun. Ang naririnig kong problema sa kanila, yun nga yung mga hindi mabili ng pera. Yun, parang may problema sila doon sa wife nila. Okay. Hindi sila magkasundo na ng anak nila. Wala silang maayos na kaibigan. Yun, okay. Hindi nila hindi muna nila inayos yun bago dumating yung, masyado silang nag-focus sa pera eh. Yun, kaya para sa akin, ayusin ko muna itong mga to. Okay. Kasi sabi nung kaibigan kong isa rin na, ano rin siya, dollar millionaire din to siya, Irish to siya. Actually, lagi yun siyang pumupunta sa akin, nagtatanong yun siya ng about sa relationship. Kasi sabi niya, lahat nasa akin eh. Itong relationship na department ko lang ako mahina. Okay. O lagi yung hindi maayos yung relationship ko sa mga babae, ganyan-ganyan, toxic na mga babae na ako. Kaya siya pumupunta sa akin at magtatanong-tanong siya, di ba? Sabi niya, kuy, lahat nasa akin, yun na lang ang wala. Ikaw naman, nasa iyo yung mga gusto ko at yung perang nasa akin, ang wala naman sa'yo. Okay. Tapos ang sabi niya, pero maganda yung setup mo kasi kung anong meron ka ngayon, priceless yan. Okay. Yung pera, kahit ngayon tanga, nagkakapera yung tanga eh. So medyo mas madaling department ang pera kung iisipin mo nga eh. Kumpara sa relationship. Oh, kasi ano? Diba, ilang beses ka na ba nakakita ng tao na parang, ito mayaman? Oo. Oh, talaga, yung makapaniwala. Paano? Kasi no? Hindi siya ganun kahirap eh. Pero yung makagawa ka ng maayos na relationship mo sa mga tao, maayos na connection, at yung swag mo, pati yung swag mo, kailangan mo pang ayusin eh. Correct. Diba, hindi ganun kadali yun ha. May swag ka, paano ka... Parang yan, kung kakausap ka ng magandang babae bigla, yung iba dun, hirap na hirap talaga dun. Oo. O, kakausap ka lang eh. O, paano patawanin mo nga yan, yung magandang babae niyan? O, di ba? Correct. Yun, may mga ganung bagay. At saka yung iba pa na, kunyari, paano ka magugustuhan ng mga tao pag pumasok ka sa isang room? Yan. Nang wala kang sinasabi. Diba? Lumapag ka lang naman. Correct. Paano mo ginagawa, 'di ba? Paano mo anuhin 'yon? Hindi pera ang ano noon. Kasi nakakita rin ako ng maraming pera na lumapag sa room pero wala man lumingon sa kanya. Correct. Hindi siya tinignan, wala man lang rumispeto sa kanya. Oh, may mga ganun din. Actually, eh. Agree ako ha, kasi kanina nag-usap kami ni Pau. Ang ganda ng vibe ni Koy, no? Oo, iba. Kasi nung pagdating namin sa bahay mo, parang ang warm ng energy. Yes. Ang warm ng vibe mo na parang hindi ka, parang feel at home agad kami. Na you have that kind of energy na you make people parang tropahan agad. Parang ganun. Parang may nagbibuild ka ng instant connection agad sa kanila. Okay. Diba? Na siguro, yun nga, pag ginajudge ka ng mga tao kasi may tattoo. Diba?
dalawa asawa, minsan mm-hmm. nami-misinterpret, maangas, mayabang. Mm-hmm. Pag tama si Franklin eh, no? Na ibang-iba ka sobra, sa personal. Sobrang iba. Tol, hindi ako magkakaroon ng dalawang asawa kung masama ugali. Correct. Correct. Imposible yun. Correct. 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 Oh. So, anong ano mo? Anong principles mo dyan? Anong mga, siguro parang bagsakan ng konting lesson dito para sa mga nakikinig ng mga timawa dyan, mga sub, na gusto rin magkaroon ng maayos na relationship, ano pang mga principle lang sinusunod mo dyan? Well, una, ang ayusin mong relationship muna is yung sa sarili mo. Okay. Kasi yun. Hindi ka makakaano ng relationship sa babae kung yung sarili mo, hindi mo gusto yung sarili mo, hindi wala kang disiplina sa sarili mo. Diba, paano mo papasunurin yung babae, yung sarili mo, hindi mo papasunod? Tama. Diba, nangako ka na nga na, okay, bukas, magsimula na mag-push up. So, bilang bukas, hindi ka nag-push up. Hindi mo napasunod sarili mo. Yeah. Diba, huwag ka rin mag-expect na yung babae susunod sa'yo. Correct. Ang unang relationship talaga dyan, tol, is, una, syempre, kay God, diba? Okay. Correct. Tapos yung sa sarili mo na, dahil extension ka ni God, eh. Correct. Yun siya, eh. Doon mo muna, simula, isipin mo muna, ano ba ang gustong paggawa ni God sa akin? As a man, ano ang dapat, diba? Yeah. So, kung isipin mo, kunyari, ako, the way ko, lagi ko sinasabi, anak ako ni God, anak ako ni God. Galit niya yung mga tao pag sinasabi ko yun, eh. Okay, anong gusto mong ano? Anak ako nino ng demonyo. Alam mo 'yun ang sabihin ko, 'di ba? Si Jesus niya pinako sa cross nung sinabi niya 'yan. Oo, anak ako ni God, gusto kong anuhin ganun. So pag the way, pag lagi kong sinasabi sa sarili ko 'yun, ano nga ba ang gustong gawin ni kung anak niya ako, paano ko siya ire-represent ng maayos? Kung dapat ayos yung lakad ko maayos, presentable ako tingnan, malinis. Okay. Pati sa bahay ko malinis, mga kuko ko malinis. Pag nagsalita ako, alam mo yun, hindi kupal-kupal magsalita, hindi ako nangaapak ng ibang tao, at masipag din. Okay. Di, alam nga namang anak ka ni God, tapos tamad ka. Correct, yeah. Correct. Diba? Hindi correct. Yun eh, hindi siya match eh, diba? Yeah. Tapos, kung anak ka ni God, dapat gusto ko rin ng mga babae, anak nga ako ni God, ayaw ako ng mga babae. Ganun, at meron akong crew, kasi si Jesus nga may disciples eh. Yeah. Yung crew niya yun, diba? Oo, so ako din, may crew din ako, ganyan. So, iisipin mo lang kung ano ba ang gusto talagang... Yeah. Kung anak ka ni God, paano ka umasta? Yeah. Sige nga. What would God do? Oh, para isipin mo, tol, kung yari nakita mo yung anak ni McGregor, duwag. Yeah. Parang, ha? Parang di match niya. Tatay mo si McGregor, duwag ka? Oh. Di ba hindi match? So, dapat imamatch mo din eh. Kung anak ka ni God, ano ba ang ano talaga? Yeah. Di ba? Yun. Di pwedeng... Anak ni God, buong araw ko lang ng Netflix, kumakain ka ng chips dyan, di ba? Hindi siya galaw ng anak ni God. Anak ni God, gumagawa ng empire, alam mo yun, masipag, nandoon, like, nag-build siya ng something. Matulong sa kapwa. O yun, nakakatulong siya sa mga kapwa, hindi ka pabigat. Yeah. Correct. Galing muna, relationship muna kay God, tapos alamin mo yung gusto niya, tapos iano mo yung sarili mo, okay, ayusin ko yung sarili ko ngayon. You guess mo? Yun. Everything else will follow. Oh, yun. Yung mga girlfriends na ganyan at yung mga friends na ganyan, ano na lang yan eh, results na yan eh. Correct. Madali na nga yan eh. Yung sarili, yung pag-master mo ng sarili mo ang medyo, ano, medyo mahirap na part. Oo, yung pag-master mo. Kasi pagsasabihan mo yung sarili mo, hindi mo susundin yung nararamdaman mo. Mm-hmm. Kasi kung nararamdaman natin ang susundin natin, masarap talaga mag-Netflix. Yeah. Buong araw. Humilata lang. Oo, kain tayo ng mga kung ano-ano dyan, di ba? Chill lang tayo, yung sarili mo, yung pakiramdam mo lang susundin mo. Pero hindi, sundin mo yung ano, ganda na utos ganda, sa'yo. Di ba? Solid yun, ha? Ang ganda na, nakukuha ka sa'yo. So, ano lang eh, kailangan meron kang moral compass, no? Meron kang guide. And ang naririnig ko sa'yo, naka-anchor ka or yung moral compass mo is aligned with teachings ni God. Yeah. No, kasi pag tama eh, no, pag hindi ka maliligaw eh. Hindi ka maliligaw. Yeah. Oh, maraming maligaw. Kahit nga, yumaman kang yumaman, minsan nakakaligaw din yun eh. Mm-hmm. Kaya maraming yumaman, naliligaw sila eh. Ah. Kasi nawala na sila dun sa ano, sa ano ni God, sa guidance. Correct. Yun lang yun. Saan? So, paano mo naman ngayon nababalance yan? E, teka lang, tanungin mo ko muna, ano ngayon yung mga kinakabisihan mong mga businesses mo? Ako ngayon, well, meron pa rin ako ng clothing namin, yung Daily Fly. Meron pa rin ganyan. O may mga music pa rin na pumapasok sa akin sa music. Okay. Ganyan. Pero meron din ako mga business kasi na hindi ko na sinasabi sa mga tao, alam mo yun. Pero wala namang illegal, alam mo yun. Wala rin naapakan na tao. Okay. May mga, anong dahilan mo doon? Na? Hindi mo sinasabi? Parang pwede na rin din sabihin eh. Ah, hindi mo kailangan ng marketing? Hindi. Oh, hindi. Oh, tol, yung sa mga iba kong yun, hindi na kailangan ng ano. Pero may mga business akong gano'n na kailangan. Nagpapasaya kami ng ibang tao, mga gano'n. Basta meron ng mga ano na hindi na kailangan malaman ng iba. Yes. Pero masaya ako na
wala nang illegal na stuff yon. Masaya ako. Tapos graduate na doon. Oh, graduate na yon. Graduate na doon. Tsaka sa panahon, survive lang, sa panahon kasi ngayon, tol, ang daming discarding ngayon na legal eh. Oo, correct. Diba? Parang sobra. Basta may phone ka. Oo, tol, marami talaga. Sobrang mas marami pang pera sa drug game minsan eh, diba? Correct. Parang, oh, dito na tayo sa illegal. Hindi ka pa paranoid lagi. Correct. Oo, oh, yun. May peace of mind ka ba? Oo. Yeah. Either na para sa akin, yung mga nagka-drug game ngayon, either gusto talaga nila yung lifestyle na yun. Mm-hmm. O yun. Or gusto talaga nilang maging El Chapo siguro. Yun ang pangarap nila. Pinaka-parlay thrill siguro. Pwede, eh, no? Pwede. Adrenaline. Oh, pwede. Pero kung ang mission mo lang is mag-make money, maraming ibang ways mag-make money. Correct. So anong trip, ano naman ang tip mo? Or anong typical, ano muna itsura ng typical na araw ni Koy? Pagising, ano ka gumigising? Alas G's. 10 o'clock. Anong routine mo na yun? Kaya ba? Anong oras kayo gumigising, tol? Oh, 5. Nang umaga? Damn, parang taga-probinsya yun, no? Correct. Ikaw, tol? Parehas, ganun din. Wey! Tapos ang puyat sa inyo, anong oras na ang puyat para sa inyo? 11 puyat 12. At mga 10, medyo ready ka na matulog ng 10. Tapos ano, boss? 1 hour meditation yan, hanggang 6. Okay. Ka lang. Relax ka lang. Tapos, workout. Yeah. Yan, ganyan. Learning. Pero masarap din yung ganyang ano, masarap din yung ganyang gising. Oh, habang tulog pa yung mga tao, ikaw, simula na, lamang ka na eh. Totoo. Lamang ka na eh, di ba? Ikaw, anong itsura naman sa'yo? Kasi syempre, kanya-kanya yan. Ako, alas G's, kung wala akong katabi na na girlfriend ko, gisingin. Basta sila lagi taga-gising ko. Mm-hmm. Basta alas G's. Oh, yan, alas G's. Yan, okay. Sila taga-gising ko. Tapos, bababa na ako dun, kakain ako, nakahanda na yung pagkain dun. Habang nagbe-breakfast kami, yan, minsan dyan maganda mag-pag-usap sa mga babae ko pag-breakfast eh. Minsan may malalim kaming usap, minsan may light. O, nakakatulong din yung sa relationship na yun eh. Kailangan rin mag-usap ng ano eh. Correct. Yan. Oh, so pagtapos ng ano, mag-aahit na ako ng buhok ko, magpapagwapings na ako, ganyan. Okay, self-care na yan. Okay. Oh, pagkas kong makaligo, yan na yung phone ko na non-stop na. Mga anong oras yan? Pag natatapos. Mga launa, alas 12, ganyan? Oh, yan, mga ganyan. Mga ganyan siya, mga... Trabaho na yan. Oh, tapos naka-phone na talaga ako yan. Phone. Okay. Minsan nga, nakukonsensya ako dahil... O nga, tol, paano yung ganun? Kung like, nasa phone ba kayo palagi? Madalas. Phone, laptop. Yes. Hindi ba kayo naaano sa mata nyo? Like, parang minsan nakakonsensya. Pati yung mata ko. Hindi, yung salamin mo, yung merong ano, ang tawag doon. Mantay condition. So may ganun din kayo? Oh. Ako hindi eh. Ano? Ikaw, hindi. Wala. Ako kasi, may nasalamin talaga ako. Itong shades, branding lang to. Okay. No, papansin lang to. Pero oh, ako shit, talaga nakasalamin. Shit, bibili nga ako ng ganun ko. Oh, boss. Oh, importante yun. Kasi anti-radiation. Kasi lalabo mata mo. Kaya nga eh. Sisira ang ganda ng mata ko eh. Correct. Ako, LASIK surgery na nga ako. Ah, talaga? Oh, para lumino ulit. Oh. So, dati nagkasalamin ka? Oh, bali, nagkasalamin. Tapos, nung na-discovery ko na huwag kang magsalamin dahil contact lens. Contacts. Contacts ako. Pero hassle din kasi hassle yung contact lens. Oh. Palasik na ako. Ito na. Yun, salamin ka pagka nag-work ka. Oo nga. So yun, phone. Hanggang kaduluduluhan talaga. Kumatapos na yung trabaho mo, hassle mo. Pero minsan mo. I-stop ako gantong hapon, parang yan, pa-sunset na. Iyahin ko yung mga babae ko. Tara, lakad tayo. Walking. Okay. Oo, yan, lakad kami. So walang phone yan. Minsan pipitik lang kami ng ilang picture at pang stories, pero ano na agad, lagay na sa bulsa. Okay. Ano na ulit, parang aso ulit na naglalakad. Usap, na. Nasa ngayon tayo. Nasa ngayon tayo. Yan, may mga ganun din. Kasi minsan pang ano mo rin yan eh. Pag nagaganyan ka, doon ka pa biglang makakaisip ng idea. Correct. Diba, tol? Meron. Minsan kailangan mong umatras para maka-abante. Correct. Yeah. Yun. Tama yun. Tapos, yung mga workout mo, saan ka mong pinapasok yan? Ayan, tuwing... So, nagbaboxing ka, diba? Ito, may mga gloves ka doon. Yan. Yung coach ko pumupunta dyan, nagbaboxing kami lagi. Yun, yung tuwing hapon yun, mga... Hapon. Siguro, alas tres nagsisimula yun. Yan, boxing kami. Yan. Okay. Tapos, walang boxing naman yan, push up ka, tang buhat ka. Mm-hmm. Tapos gabi? Gabi, yun pa rin. Oh, cellphone. Work. Yun ang kagandahan sa'yo. Hindi ka more on traditional business. Ay, oo, tol. Sa ngayon talaga. Oo, talaga. Talaga. Alam mo, meron kami in-advise na tropa na ano eh. Mm-hmm. Alam mo, ikaw mag-traditional business ka na lang. Hindi mo talaga mapasok yung online. Bagong business eh. Traditional ka, ano kung benta ka ng tubig dyan. Kung ano man, traditional ka, malay mo kasi. Yeah. Hindi mo matapik yung new money. Malay mo. Pero ngayon sa akin, hindi traditional yung akin. Sobrang hindi traditional. Kaya pwede mo siyang gawin kahit nag-travel ka. Yes.
Yes. Basta bigyan mo lang ako ng internet, Wi-Fi. Bigyan mo internet, kaya ko yan hanggang may phone. Yan ang tiyatag na laptop lifestyle, no? Cellphone lifestyle. Kahit nasaan ka, no? Kumikita ka ng pera. Correct. At kung mawala man ang lahat, di ba? Ako tuloy, may paniniwala ako, hanggat may babae sa mundo, hindi ako magugutom. Oh, bakit? Bakit? May una na nakapagsabi sa akin yung dati, okay. Natin yung Sorrento, hindi ko siya naiintindihan. Okay. Ano siya, ito pa tong taong tutula, wala to siyang magulang ha, na natutulog-tulog lang to siya sa clubhouse ng Sorrento, sa court, ganun siya. Pero nung tumagal-tagal na, okay na siya, may tirahan na siya, may mga motor na siya, ganyan. So nakapag-usap kami, sabi niya, koy, hanggat may babae, hindi ako magugutom. Una, hindi ko naiintindihan. Nung nakarating na ako sa gantong level, gets na kita. Ngayon, ganyan gusto kong kausapin yun, tagal ko hindi nakakausap. Pero, gets ko na tol, hanggat may babae, hindi talaga ako magugutom. Paano? Bakit? Bakit? Kasi tol, ang babae tol, ang queen ang pinaka-powerful sa chessboard eh. Yeah. Correct. Matindi yung power ng babae. Marami silang kayang gawin na hindi natin kayang gawin. Mm-hmm. Imagine mo, may gusto sa'yo yung queen. Mm-hmm. Yun lang yun. Kung may gusto sa'yo yung queen, nasa'yo yung most powerful piece sa chessboard. Correct. Okay ka na. Yun, may gusto sa'yo. At let's say, kunyari mo, zero ang lahat, di ba? Mm-hmm. Kunyari mo, wala talaga lahat, mawala. Mawala pa yung mga babae ko, yung king, kahit yung clout ko mawala. Mm-hmm. Kailangan ko lang ng babae magkakagusto sa akin. Na mayaman. Hindi, kahit mayaman, tol. Kahit di mayaman. Paano kayo nagkagusto sa'yo? Broke din. Okay, kunyari, tol, may nagkagusto sa'yo na nag-work lang siya sa Jollibee. Okay. Makakain ka na agad nun. Okay. May sweldo na siya. Di ba, may sweldo siya. Dala kanya, sa Jollibee, dala kanyang chicken joy. O ano man. Basta kahit ano, basta may magkagusto lang sa yung babae, hindi ka na magugutom. Yan ang paniniwala ko. May dalawang klase lang din kasi ng lalaki, tol. Ano naman yan? May lalaki na nauubos yung pera nila pag nilagyan mo ng babae. Nakaw. Right? At may lalaki na lalo silang yumayaman pag nagkaroon sila ng babae. Yun yung mga marurunong. Correct. Yun yung mga marurunong kasi alam nila, gets nila ang value ng babae. Powerful tong babae ito eh. Yeah. Paano ko pa maghihirap? May powerful ka ng kasama dyan. Hindi ka lang marunong. Hindi mo lang alam paano i-handle yan basically. Diba? Tama. Kumbaga tama. Sa paglalakad ng aso, hindi ka marunong maglakad ng aso. Mm. Diba? Ayun. Ganun. Basta mas malalim pa na ano ko yan na maano yan sa free Telegram group ko. Doon ko binibitawan yun. Ganyang ano ko yan. Ano yan? Like may membership, ganun? May subscription? Free Telegram group lang yun. Free Telegram. Ah, talaga? Tol, yung free Telegram group, grabe kalibring mga gems yung nandun doon. Tol, like, magtataka ka na nga, but hindi ako nagpapabayad doon eh. Oo nga, bakit? Tol, magtataka ka talaga. So, yung passion mo lang? Hindi. Ang alam ng mga tao, malalim yun. Pero icing ko pa lang talaga yun, tol. May free pa talaga ako. Okay. Yeah. Free value. Free value pa lang to. Sobrang so, free. Ano naman yung cake? Like, meron kang coaching, ganyan, subscription, ganun? Yeah, meron akong, meron talaga akong course. Paano magkaroon ng mga devoted girlfriends, mga ganon. Pero ano pa lang yun, trial ko pa nga lang na course yun eh. Okay. Ngayong year, tol, maglalabas ako ng pangmatindihan ko talaga ang course talaga. Yun yung talagang malalaliman na talaga na ano, na bitawan. Matinding bagsakan. Ngayong year. Abangan nyo yan, mga soap. Pero yung mga nasa loob ng free Telegram group ko, kaya maririnig nila to, meron pa? Kasi no, dito pa lang sa free, parang nagtataka na kami, ba't libre ito eh? Meron pa? Kalma lang kayo. Kalma lang kayo guys. May paparating this year. So anong tip mo, Sob, sa mga negosyante? Paano nila, anong final lahat. Tip mo? Paano ba yan mamanage lahat? So, syempre, sarili mo na, alagaan mo sarili mo, everything else will follow. Ano pa? Ang isa, ito pa yung ano ko. Nakuha ko sa'yo. Online business. Online. Okay. Parang kasi pag traditional, no choice ka talaga. Tali ka talaga. Oo, kasi kunyari, eto, meron akong kliyente na napakayaman. Pero walang oras para magbakasyon. Kasi daw, nandun na nga daw siya sa pwesto nila, nakukupitan pa siya. Yeah, totoo. May ganyan din ako kaibigan. Diba? Kamag-anak mo, nanakawang ka. What more pag hindi? If you have online, if the business is online, mas madali at saka mas mamamanage mo yung time mo kahit saan pwede ka magtrabaho. Kasi kunyari ta-travel ka pa, traffic, ubos oras mo, liligo ka pa, lahat yun, di ba? So nakakain na yung mga maliliit na bagay pero nakakain yung oras mo. Pero kahit may traditional business ka, let's say ganun yung problema na parang pag mawala ka dun pwede ka makupit-kupitan, well gawin mo ng paraan
paano? Alangan mo, maista ka dun. Eh, hindi ko alam sa diskarte niya. Gawin mo ng paraan. Kumbaga, may problema ka nakita. Isipan mo na ng paraan paano hindi ka makukupitan. Meron at meron talaga. Kasi meron namang ibang nagta-traditional business na hindi naman sila nakukupitan. Mas magaling lang sila gumawa ng paraan. Para sa akin, pagalingan lang eh. Para yan, tanong mo sa akin, paano mo ibabalance yan yung business, yung life, mga ganyan. Well, pagalingan magbalance. Mahirap naman talaga. Talagang mahirap. Mahirap mag-business talaga. Pero kung merong mga ibang tao doon na nakakapag-business ng todo at malupit pa rin yung lifestyle nila, masaya pa rin, ibig sabihin posible. Yeah. O diba? Silipin mo ngayon paano nila ginagawa. Pagalingan lang talaga eh. Correct. Parang yung sinabi ko ganina na kailangan lahat ng department mo, okay, mahirap gawin yun as aman ha. Ilan lang yung oras mo sa isang araw. Correct. Mag-workout ka pa, magre-relationship ka pa, may business ka pa, diba? Correct. Mahirap talaga gawin yun. Pero, well, pagalingan tayo dito din. Doon magkakaalaman kung sino ang sino talaga. Correct. Yun, pagalingan lang. Galing. Patindihan lang ng galaw, no? Oo, pagalingan lang tayo dito. So ikaw, Sob, tingin mo ba bopols ang mga Pinoy? Kaya kahit napakarami na ngayon mga ganyang advice, tip, tanong, takot pa rin magnegosyo. Kasi iniisip nila, may stress sila. Tingin mo ba? Maubos oras nila sa ibang bagay. Well, pwede rin talaga tol na hindi talaga sila pang ganun na ni, kaya hindi nila ma-absorb yun eh. Or, hindi nila hinahanap yung wisdom. Sabi nga nila, pag hinahanap mo yung wisdom, darating din talaga sa'yo yan. Pag hinahanap mo. Kasi magtataka ka, meron din ako mga friends na, let's say, hindi magandang relationship nila sa babae, right? Tapos sasabihan ko sila ng ways kung paano maayos. Sinabi ko na talaga yung step by step, hindi nila ma-apply kasi hindi naman nila hiningi sa akin eh. Kailangan mo nilang hingin. Yeah. Bago nila ma-absorb yun. Correct. Yun. Correct. So, yung mga taong siguro nanonood sa inyo, na naghahanap talaga ng wisdom. Ng mga lesson, mga ganyan, knowledge, sila lang yung makaka-absorb. Hinahanap talaga nila. Yeah. Yung mga nakakita lang sa inyo na scrollan lang kayong ganyan at hindi lang makuha, hindi talaga dadapo sa kanila yung kung ano mang ituro nyo. Hindi mali hinahanap eh. Correct. Yung kailangan nilang hanapin din yun. Kahit sa Bible nakalagay yun. Yeah. Di ba parang pag hinahanap yung wisdom, ask and it shall be given. Oh, something like that. At saka when the student is ready, the mentor will appear. Exactly. Kasi hinahanap muna eh. Correct. Di ba? Kailangan nilang hanapin muna yun. Gano'n ba nila kagusto? Oh, sinong mentor mo? So, may mentor ka ba? Like in life, in relationship, business. In business, may mga mentors ka ba dyan? Well, parang lahat ng taong makilala ko, tol, tinitingnan ko yung magaling nila na site eh. Kukuhain ko to. Yung mga ayaw ko, ayaw ko yan. Yeah. Oh, ganun. Yung kukuhain ko yung mga, kasi minsan may mga mayayaman, ay mga hindi mayayaman, na may nakukuha akong ano sa kanila eh. Parang dati, meron naman ako kilalan mga, hindi sila mayaman, pero natutuwa ako sa gaan ng balikat nila. Alam mo yung pag lumalapag sila, kala mo, walang problema. Alam mo yun? Gusto ko yan ah. Aralan ko ngayon galaw nito. Yun, kinukuha ko yung mga positive na ano ng mga tao at yung mga negative wala na, aalisin ko na yung mga galing. Oo nga, na-observahan kita kanina nung pagdating namin, ini-interview mo kami, paano yung public speaking, paano yun na ano yan. So, inaalam mo sa amin from that, tingin mo, yun yung expertise namin, di ba? So, treating everyone as a mentor na ano kayong pwede ko matutunan sa taong to. Pwede ang talaga. Ang ganda nun, ha? Oo, meron at meron ko makukuha talaga. Kumpara yung, kunyari, ako na si Koy, hindi kita kailangan, masigat ako sa'yo, mayaman ako sa'yo. Hindi eh, no? Yun lang, pumasok na masyado sa'yo yung lumaki na yung ulo mo. Eh, ang boy, parang bato-ba topic lang, like may katapat nun, hindi naman pwedeng ikaw maging the best eh. Correct. Diba? Bato-ba topic lang yan. So, Sob, Pau, anong nakukuha mo sa usapan natin na to? Hindi, ang napakaganda. Grabe, siksik ng sobra. Wisdom. Sobrang ganda nito. For sure, maraming matututunan yung mga Sob natin yung nanonood. Isa sa mga pinaka-importanteng natutunan ko dito kay Koy, no, sa usapan natin. Sakto to. Yeah. Sa mga kalalakihan, saktong-sakto tong episode na to. No. Number one, itong buhay natin, paagalingan to. Diba? Ibig sabihin, okay, kung wala ka pa dun sa gusto mo ngayon, hindi mo pa ginagalingan sa buhay. Yeah. Ganun lang yun. Pangalawa, okay, pwede kang matuto kahit kanino. Correct. So, syempre, pagalingan to, gagaling ka, di ba? Kasi natututo ka sa mga tao. Pero pag dumating ka na rin dun sa point na medyo umu-okay-okay ka na, lumilevel up ka na, huwag din lalaki ulo mo. Yes. Di ba? So, be humble enough na tignan mo yung lente ng iba na, uy, okay, may matututunan pa rin ako dito. Uy, dito may bago na naman. So, it will
ano, parang mapapabilis niya palalo yung pag-level up pala, di ba? So, pangatlo, pinaka-importante, grabe to ah. Itong nakuha ko kay Goy na nabusan mo na ako, ba? Hindi, ang ganda kasi nito, ito pinaka-importante para sa akin, no? Okay, okay. Lahat ng ginagawa niya nakasentro kay GOD. Yun ang the best doon. Grabe, yun sabi ko. Oh, ano, parang pag sinentro mo lahat doon, wala kang talo eh. Yeah. Either nananalo ka or natututo ka, parang yun lang nakikita ko sa kanya eh. Diba? Panalo ako, sinentro ko GOD. Ah, hindi ko na ako gusto ko eh. Natuto naman ako. Mm-hmm. Okay, next chapter, next chapter. Parang ganun eh, di ba? Mm-hmm. Pati ka, may tanong ako dyan, may singit ko lang. No? Mm. So, Sob, since yun ang moral compass mo, paano pag may nagtanong tao? Mm. Talaga, koy, tinuro ba ni God, gusto ba ni God na dalawa, tatlo asawa mo? Mm-hmm. Oh, anak ka nga ni God eh. Alam mo, may isa lang asawa mo. Kung anak ka nga ni God eh, di ba? Oh, eh, yung kuyari, yung anak nga ng mayor, ilan girlfriend nun? Marami din. Dami nun, di ba? Di ba, nila governor, dami lang girlfriend. Ikaw, anak ka na ni God, ha? Anak ka nga ni God eh. Tama. Oh, tama. Grabe. Diba yung mga paborito niyang tao sa Bible, tol? Di niya pinagsabihan. Sila Solomon, di ba? Paborito niyang tao yun, sila Solomon. Sila 700 wives. Wala naman siya sinabi, ha? Oh, ba't 700 dyan? Wala naman sinabing ganun si, ano? Okay. Oh, wala. O si, yung si Abraham, paboritong paborito niya yun. Si Abraham. Dalawa ang ano nun eh. Asawa. Oo. Wala naman siya sinabi. Wala sinabing isa lang dapat. Sa mga ano, meron sa mga part na sa mga pag nagsaserve ka sa church, I guess. Mm-hmm. Parang ganun. May ganung rule eh. Na, may batas. Parang may nagpagawang batas. Kaya obispo ka, ganyan-ganyan. Oh, si Abraham, paborito ni God. Kaya laging tinetesting ni God yun si Abraham eh. Uh-huh. Kaya nga siya yung parang father of faith eh. Dahil may mga pinapagawa si God na, kaiba. Ito talaga ba? Gawin ko ba ito? Pero naniniwala siya. Yun. Ako para sa akin, ganun eh. Pag the more na tinitesting ka ni God, paborito ka talaga nito, tinitesting ka niya na tinitesting. Oh, correct. Bago niya ibigay yung blessing, itetesting ka muna niya na itetesting. Yeah. Correct. Diba? Hindi naman niya ibibigay ng basta-basta yun. Gusto mo ba talaga to? Oo, ganun, tol. Susubukan ka niya, no? Si Abraham naman, ginawa niya rin. Kahit, alam kung ano mangyayari. Oo, ginawa niya. Bago, yun para sa akin, bago niya ibigay yung blessing, iti-testing ka muna niya. Kaya minsan, akala mo nahihirapan ka, testing yan. Siyempre, iniisip ni, ano, deserve mo ba talaga pag binigay ko na sa'yo yung blessing? Diba? Iti-testing ka muna niya. Yung gift, tol, ang medyo iwasan mo. Kasi yung gift, yan ang galing sa demonyo, tol. Oh, anong ibig sabihin? Temptation. Ang blessing, paniniwala ko na to, ang blessing okay. Galing kay God. Gift galing sa demonyo. Ang gift, maganda yung pagka-package niyan. At ibibigay na agad sa'yo kahit di mo deserve. Bibigay. Pero maganda yung pagka-package. Gold yung labas. Pero pagbukas mo, tayong nandoon. Oh. Kumbaga, meron. Kaya parang yan, may darating sa inyong opportunity na pera na parang, okay itong perang to ha. Pero gift pala siya. Pag tinake mo yung pera, yung mafa-fuck up yung buhay mo. Yes. Diba, magkakagulo lalo lahat. Nagkamali ka tuloy dun sa tinanggap mong gift na yun, di ba? Mm. Paano mo ngayon ma-distinguish kung galing siya kay God or gift siya ng demonyo? Minsan mahirap siya ma-distinguish, tol. Oh. Minsan mahirap siya. Kaya nga. Kailangan sharp ka sa ganun ngayon. Oh. Yung so blessing naman, hindi maganda yung pagka-packaging kasi puro shit, puro shit test muna yung nakapa-ano dyan. Pero pag nabuksan mo na, eto na, yung gold pala yung laman nito. Ganun. Minsan mahirap maka-ano. Kaya minsan sinasabi ko na, yo, ingat ka sa perang tinatanggap mo, baka huling pera mo na yan. Diba? Kaya so, hindi not all money is good money. Oh, correct. Yeah, isipin mo rin, ano ba, masisira ba yung peace of mind ko dito? Makukulong ba ako nito? Kailangan mo rin i-ano eh. Yun ang ano. Oo nga, no? Minsan, di ba, nakakatempe, di ba? O ito. Nakakasilaw. No, magkaka-instant 3 million ka dito. Ito lang gawin mo. Eh, yun pala, last na 3 million mo na yun. No? Di ba? Correct. Yun. Grabe. I'm sure, mga Sob, napakadaming nakukuha dito. Hindi tayo nagkamali. Talagang sabi ko na... Align to. Napakalupit ng mga... Sangkatutak ang wisdom. Makakatas natin dito kay Koy, no? Mm-hmm. Kasi talagang yun nga. I believe we have the same purpose, we have the same message. Mm-hmm. Iba lang ng packaging. Mm-hmm. More of ang bagsakan mo streets siguro. Mm-hmm. Kami naman more on inaral learned. Learned science, you from experience. Yeah. So kaya solid tong episode combo, mo. Solid combo. Pero papunta pa lang tayo sa exciting part mga Sob. All right. Yeah. Ang favorite na segment ng lahat namin. Pero syempre, bibitinin muna namin kayo. No? Abangan nyo sa pagbabalik ng Timawa Podcast. Yeah.
If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Okay, so eto na ang exciting or yan favorite na segment namin. Ang sakto top sa sunset, to. Oh. Ang ganda ng sunset dito. Ang ganda, oh. Yeah. Ganda ang vibe. So, Sob, meron kaming 10 tough questions for you. Alright. Na pwede mong, meron ka 3 lifeline, no? Kung ayaw mo siyang sagutin, pwede mo siyang hindi sagutin. Yan, no questions asked, no judgment, move on tayo sa next question. Pero hanggang 3 lifeline ka lang. Pag naubos mo na yung lifeline mo, bawal ka na magpasagutin mo na yung tanong. Okay. Para makapagpas ka, gagamitin mo. Yan. So, pagpas ang mahiwagang ka, bell. Mga resibo pa. So, ito ang pass. Yan, yan. Top yan, out yan. Top out. Alright. So, pag binil mo na yan, next question na tayo. Okay, ready ka na ba, Sob? Let's go. Hindi mahirapan to, sir. Koy, ano to eh? Palaban to eh, palaban. Palaban to. Ano to? Secured to eh. Correct. Sige, tingnan natin. Let's see. Ready ka na? Sige. Game. Ito agad, Sob. Ina-reach mo ba to? Hindi. Sabi ko, medyo ano eh. Ikaw na mahala. Pwede mo nang disundin yung pagkakasunod-sunod dyan. Ito muna, ito muna. Okay. Ito basic muna, okay? Sino ang para sa'yo, sino ang pinakawak na rapper sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Wak? Paano natin masasabing wak, tol? Sa wak na yun, meron at pa rin siya, meron pa rin tao makaka-relate sa kanya eh. Sa preference mo? Ha? Ikaw, sa preference mo na lang siguro? Hindi ko magaganon ng tol eh, kasi meron talagang kahit tol, kahit nga sa foreign eh, nakakarinig ka na ng wak na rapper, pero meron pa rin siyang fanbase. Magtataka ka, bakit ano to? Wak naman ito. So hindi pa rin siya wak, may fanbase siya eh. Oo, na-appreciate diba? Siya nung mga fanbase sa yun, pero siya hindi mo siya na-appreciate. Tama? Ikaw, wak siya para sa'yo. So sino yung wak para sa'yo? Perspective mo. Na hindi ako fan ng music nito, hindi ko type yung works for siya. Some reason. Yes, hindi siya wak talaga all in all, pero for you, hindi siya pasok sa panlasa. Wait, una, mahirapan akong sagutin yan. Kasi hindi ko naririnig yung music nila eh. Okay. Yun ang ano ko dun. Kaya hindi ko maaano masyado. Hindi ko pa narinig music nila, hindi ko pinapakinggan paano ko malaman kung wak. Kasi nga, hindi ka masyadong ano yun. Hindi ko yung mundo. Ikaw ang rapper na hindi into rap game masyado. Hindi ka consumer, produce ka lang ng produce. Iba rinig nyo sa akin, siguro malalait ko yun, pero ngayon hindi. Yung, and a minute. Oh, si Flo G yan, boss. Okay. Ang lupit nun. Grabe, 64 million kayo nun, Flo G. Sa, diba? Stig, sa Stig. Ayo, oh, 64. History na yun. Grabe yun. 60 plus M. Favorite namin yan, Flo G. Okay, sige. Next question, Sob. Sino ang pinakabanong negosyante na kakilala mo? Kakilala ko? Oo, na feeling mo parang, ano ba naman itong banong namang gumalaw nito? Yung may ganung vibe ka sa kanya. Nagnenegosyo. Pagdating sa business to, pagdating sa business. Parang not necessarily bagsak business niya, pero parang bano naman nito gumawa. May mga ganun kang ano. What the? Sino sa tingin mo? Nakilala ko. Pwede mong i-describe, ba't mo nasabing bano? Na kunyari, kahit bano naman nito, binibigay ng libre yung ano niya. Ang ganda-ganda ng produkto mo eh. Parang ganyan. Pwede, di ba? Pwede rin nakatrabaho mo, pwedeng hindi. Pwede rin hindi, nakita mo lang online. Bala sa Pinas. Siguro yung ano tol, mga hustler-hustler na umaaligid-aligid sa amin na hindi nila nasasagad na nakapalibot sila sa amin. Nababanungan ako dun. Hindi na ma-maximize. Oo. Kumbaga kasama mo na kami, hindi ka pa nag-stories. Hindi ka nag-picture. Sinayang, yun, nababanungan ako dun. Okay. Hindi mo pa nagamit sa negosyo mo. Yung promotion. Libre na sinagad, di ba? Yung iba nga gustong-gusto kong makita, hindi mo sinagad. Yung doon napapanuan ako doon, tol. Marami yan. Yes, marami napapansin ko, marami. Okay. Bakit kaya? Nahihiya? Ano? Ganun ba 'yun? Para intimidate sa iyo, Sob.
Ewan ko, pero para sa akin, sa goods lang naman yun, sa akin. Gusto ko nga eh. Kapag gusto ko silang pumera eh. Yeah. Abusuhin mo na. Hindi ka nag-picture dun sa indoor swimming pool ko. Ano ba yan? Wala na sa iyo. Nasa kanila na yun. Kaya lahat kayo, huwag kayong babano-bano pagkasama ni si Koy. Mamaya, picture tayo sa indoor swimming pool. Picture tayo. Sakto, may dala akong board sword. Hindi mo kasagad na sagad yung ginagawa natin to. Sagad to. Sagad na sagad na to. Okay. Next question. Lulubog ang bangka. Okay. Isa lang pwede mong iligtas. Aha. Sino sa dalawang asawa mong ililigtas mo? Okay. Sila Bruha o si Laika? Tama ba silang dalawa, no? Sila Bruha o si Laika? Super Lek na yung pangalan isa, hindi na Laika yun. Super Lek. Super Lek. Oh, si Lek-Lek. Okay. Sino sa kanila? Isa lang sa kanila. Okay. Isa lang ang pwede mong isave. Kung sino siguro ang pinaka, ano, may love sa akin? Sino? Sa tingin mo, sa sino yun? Paano malaman yun eh? Eh, judgment mo na ngayon. Eto na, nandito ano na yung situation eh. Sabi ko nga sa kanila eh, alam mo, pag tuwing nagsasabi sila ng I love you, di ba? I love you, ganyan. Sabihin ko, mapapatunayan ko lang yan. Pag hanggang end of the ano na, nandudong ko pa rin. Doon ko lang mapapatunayan kung totoo yung love mo. Kasi, kaya sabihin kanila ng I love you ngayon, bukas pwedeng hindi na eh. Paiba-iba yung nararamdaman nila eh, di ba? Okay. So, pag sinabi mo sa akin, I love you, mapapatunayan ko lang yan, pag hanggang kaduluduluhan ng hininga ko, nandoon ka pa rin. Mm-hmm. Ah, love mo ako, love mo talaga ako, nandito ka pa rin. Ha. Medyo mahirap malaman yun, pero para sa akin, kung sino ang may pinaka-love sa akin. So, know, paano as of today na yon? Ito na yung end eh. Ito na, mamimili yan na. Nandito na tayo sa sitwasyon na yon. As of today, kung ano yung status nyo man today, dun, yun ang magiging basihan mo. Laika, ay, Super Lek? Or La Bruja? Pwede mag-bell, ha? Pwede mag-pass, pwede mag-pass. Hindi ko alam kung gano'ng katindi yung ibang, ano mo eh, ayaw gamitin tatlo pa naman ano yan, tatlo pa naman. Hindi ba nasagot ko na kung sino may pinakalab sa akin? Wala, may pag-alam ka dapat eh. Sino? So sino? Sa dalawa? Kailangan ng sagot mo rito, pangalan. Oo. Malunod na lang kayo dyan. Pwede mag-bell sub. Pwede mag-bell sub, ha? Sige na, medyo. Sige na, pwede na to. May dalawa pa naman. May dalawa pa naman eh. Okay. Next. Question. Love na lang ko yung mga babae. Next question, sub. Para sa'yo, sino ang pinaka-nonsense na content creator na kilala mo or nakikita mo social media? Kaya gusto niyo lang gumawa ng gera talaga eh, no? Hindi naman. Pag-hook lang, so pag-hook. Pinaka-nonsense na content creator. Oh. Nonsense. Shit. Paano? Ah, man, come on. Dito sa Pinas? Oh, di ba? Paano ko maaano yun, tol? Hindi ko nga tinitignan yung mga yun eh. Siguro ganito na lang. Okay. Lahat ng gumagawa ng content against sa akin. Okay. Yung lahat sila, wala silang sense. Hine-hate ka para mag boom. Oo. Ganyan. May kilala ka. Or, hine-hate lang. Hindi about para mag boom. Yung iba hindi para mag boom tol eh. Para okay. Mag-hate lang talaga. Totoong hate talaga yung kanila eh. Mas irerespect ko pa nga siguro yung para mag boom eh. Malamang hindi ako hate nito sa personal. Gumagrind lang, no? Oo, pero yung talagang hate lang talaga nila ako. Yung, alam mo yun, gusto lang nila yung position ko. Yung nonsense ka. Nonsense ka. Marami yan. Oo, marami yan sila. Okay. Sinong pinakasikat sa mga yan? Hindi kilala. Hindi mo kilala. Nobody. Nobody. You're a nobody. Who? Eto, next question. Sino ang pinakaayaw mong nakatrabaho sa lahat ng mga nakakolab mo? Nakakolab ko? Sino ba? Ah, tol, paano yan? Eh, yan, gusto ko silang lahat. Hindi ko naman, hindi aabot yun na makakolab ako na hindi ko sila magugustuhan. Oh. Wala kang kahit isa sa kanila na parang, oh, ideally, okay. Pero nung nakatrabaho na tayo na, X naman pala to. Late-late naman pala late to lagi. Naman pala to. Naman pala bagal pala nito gumalaw. Walang ganun. Malay, kasi, yun nga unang sinisigurado ko muna, bago tayo gumawa ng kanta, goods ba tayo talaga? Yun. Okay. So, lahat ng judgment mo, check lahat yun sa lahat ng lakano mo. Pwede hindi super check sa lahat, pero at least pasado man lang siya. Pasado. Okay naman to okay. Siya.
Yeah. Correct. Kanina parang feeling ko, ina-assess mo nga din kami. Parang okay ba tong mga to? Okay ba vibe? Mm. Swak ba kami? Konektado ba? Ah, hindi naman ako ganun kamapanghusga tol. Hindi mo yun parang chine-check-check din na sinisipat. Parang ganun. Chine-check din yun. Oh, makakukutuban mo rin naman talaga. Oo, oh, eh, no? Intuition ano, eh, no? Oh. Ako feeling ko, kuwari, pag nakasama, pag kuwari kayo, makasama ko sa ibang bansa, sa tingin ko makagawa tayo ng mga epic na sure ako, kalokohan dun. Correct. Sure ako. Correct. Correct. Sure ako. So, may mga ganun sure agad na malalang maano mo agad, eto, ayoko kasama to sa ibang bansa. Sure ball yan. Lalo pag off-cam, ay. Oo, di ba? Diba? Okay. Next question, Sob. May nakaaway ka na bang kaibigan o kamag-anak dahil sa pera o negosyo? Kaibigan. Kamag-anak, wala. Kaibigan, pero hindi dahil nag-away talaga kami sa pera. Okay. Sa point of view niya yun. Mm-hmm. Wala pa akong ganun yun. Nag-away kami dahil sa pera. Wala akong naka-experience na ganun. Sa tingin niya lang niya, parang... Siguro dahil may mga kakakuyari, may kaibigan ka na... mangungutang sa'yo, pag di mo pinautang, magalit. Yeah. Sa mata niya, para sa pera yun. Ah, ah. Sa mata ko, hindi about pera to. Mm-hmm. Di ba? Yun, ganun lang siya kamaano. Pero hindi pa ako maabot yung may nakaaway na malalim dahil sa pera. Ah. Wala pa. So, umbaga itong sinasabi mo, nangungutang sa'yo, hindi mo na pinautang. O, so magtatampo sila. Ah, magtatampo. Diba? Sa mata niya, about sa pera yun, di ba? Kung sa mata niya. Pero para sa'yo, tungkol sa'n yun, ba't di mo siya pinautang? Eh, kasi... alam ko naman na ano eh, kaya niya yun eh. Masasanay. Oh, magkano lang yung utangin mo, kaya mong anuhin yan. Skartihan yan. Oo, masyado. Pag pinaano ko siya, matuturuan ko pa siyang... Yeah. Tsaka minsan kasi akala nila ganun kadali lang din ang pera eh, di ba? Correct. Kung makautang sila, kuhulong mo talaga. Makapanghingi, no? Oo, kala mo naman talaga. Tsaka yung iba dun, alam ko naman na mapupunta sa wala. Mm-hmm. Yun, pag naalam ko mapupunta pang score lang, no? Pang score. Oo, talaga. Pambisyo. Oo. Okay. Yep. Okay. Heto, next question. Nang loko or nang scam ka na ba ng tao para sa pera? Hindi pa. Ako na scam ako dati. Mm-hmm. Yan. Pero isang beses lang. Isang beses lang. Doon ako natuto ng lesson ko. Anong scheme? Anong scheme yung nakapang-scam sa'yo? Gagi, ang galing tol. Pag kinuwento ko, mamaya ko kwento ko sa inyo. Magaling talaga yung pagka... deliver nila na hindi mo na nga alam ano ba lahat ng taon to party ba sa scam. Ooh. O parang magaling yung pagka ano nila junket. Pero ba yan? Hindi junket. Hindi junket, pero yun yung lesson ko na kita mo umalis pa kasi ako sa linya ko, kung nagstay lang ako sa linya ko, hindi na ano ko sa gift eh. Nasilaw ako dun sa gift. Sa ginto. Masyadong madali eh yung pagka-presenta, parang easy money talaga eh. Okay. Alam mo yun, na ano ko sa gift, too good yun to be true, no? Stay lang sa linya, hindi ka maliligaw talaga. Correct. Yeah. Agree. Next question, Sob. Nalulong ka na ba sa droga? Ay, hindi pa. Yan ang proud ako na masasabi ko na wala akong na-try ng mga ganyan, tol. Kahit anong smokes, oo. Dati. Pero lahat, the rest, wala. Ecstasy, shabu, cocaine, lahat ng mga yan, wala akong na-try sa mga yan. Wala. AX yung mga yan. Wala. Okay. Last question, Sob. Francis M. o Andrew E.? Andrew E. Oh, bakit? Kasi yun ang kinalakihan ko eh. Hindi masyadong tumama yung music ni Francis M. Francis. Pero hindi ko sinasabing mas magaling si ano, magaling si ganyan. Doon ka lang mas familiar? Oo, mas familiar ako. Mas naka-relate ako kay Andrew E. dati. Yeah. Okay. Isa siya sa mga influence mo pagdating sa rap? Isa din. Hindi, pagdating sa rap, mas sa life. Minsan tinitingnan ko rin yung mga ibang galawan niya. Okay. Hindi naman siya masyadong mentor sa akin. Mm-hmm. Pero nasa maikling time na nagkasama kami, marami akong na pick up na... Matalino sa pera, si Andrew. Matalino si Negosyante. Ewan ko na pagdating sa pera, pero yung akala ng mga tao, kengkoy lang siya. Hindi, malalim din siya. Malalim siya. Malalim si Andrew. Mayaman yan, boss. Malalim siya. Matalino siya. Marunong siya umano. Marunong siya gumalaw din. Mm-hmm. Correct. Yun, tinan mo, kung isipin mo, marunong talaga siya gumalaw. Tinan mo, parang pagtitinan mo, wala siyang problema ngayon eh. Mm-hmm. Di ba? Hindi naman nanganganib buhay niya. Yeah. Correct. Isipin mo, nasa mundo pa siya na ito ng mga politician na to, pero hindi naman nanganganib buhay niya. Correct. Marunong siya gumalaw. Yeah. Di ba? Ayos. Tough.
Tough talk, nakisang pass lang. Isang bell 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 pang lover boy pa yung bell na. So kung umabot ka sa part na to, no, ang keyword natin for this episode is astig. Yeah, i-comment mo yan sa comment, comment section. Comment astig. So, ito na, last part na ng podcast natin. Meron kami rito kasing chain of question na segment wherein yung our previous guest nag-iwan ng question for the next guest, which is ikaw. So ang previous guest namin, syempre Sob Chingitan, shout out. Pambansang wealth coach. Bayayamanin life, no? Ang iniwan niyang question for you, mamaya pagkasagot mo nito, mag-iwan ka ng question for the next guest. All okay? Right. All right. Ang question sa iyo ni Chingitan is ano yung pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo na ayaw mo nang maulit sa iyo at mangyari sa ibang tao? Okay. Kung sa sarili ko lang, hindi ko masasabing ayoko nang maulit dahil sa maling yun, nalagay ako dito. Okay. Pero kung sa ibang tao, wag na lang siguro nilang magawa yung mga mali ko dahil baka hindi maging ganun ang kalabasan katulad ng kalabasan sa yung kinalabasan sa akin. Okay, gets. Yo, so yung mga mali ko na dati, yun yung mga pang sa akin siguro yun. So sa ibang tao, hindi. Yun. Ay, katulad ng mali ko na marami akong oras na sinayang. Okay. Diba? Ewan ko lang sa ibang tao kung magiging same effect rin ba yung sa kanila kung nagkamali sila ng ganun. Hindi ko alam. Pwedeng dahil nadami silang oras na sinayang, lalo silang bumagsak ng bumagsak. Eh ako dahil nung marami akong oras na sinayang, ngayon, grabe tuloy ako gumamit ng oras ngayon. Vinalyo mo. Na-realize mo gano'ng ka-importante. Okay. Yes, yes. Okay. So yun. Yeah. Tsaka yung oras, di kasi mababalik yan eh. Hindi talaga. Nakikitain mo ulit yun eh. Oo, yung pera mababalik mo yun. Hindi nauubusan ng pera sa mundo yan. Ito, hindi mo ito mababalik. Yung oras, walang nakatalo dyan. Yan nga daw ang most scarce commodity. Correct. Oo, time. Diba, tumatakbo yan. Oo, talaga. Yeah. Ikaw naman, Sob, anong gusto mong iwan na message at question sa next guest namin? Hindi pa namin alam kung sino. Okay, malamang lalaki naman yan, di ba? Hindi pa sure eh. Minsan babae din guest namin eh. Talaga ba? Okay, guest na lang. I-guest nyo na lang lalaki. Okay. Pag lalaki pala. Okay, ito ang question ko para sa next guest. Kung magbibigyan sila ng tatlong girlfriends, ano ang magiging role ng bawat isa para mas dumali ang negosyo nila? Ang ganda, Gagi! Maraming salamat, Sob Boy! Salamat, salamat. Sobrang solid ka. Sob, anong gusto mong i-promote tsaka saan ka nila makikita? Yung madali na ako makita, alam nyo na kung saan, pero check nyo yung free Telegram group ko, makikita nyo yung link sa Instagram na bio ko. Yeah. Yes, Instagram na bio dyan, for sure, marami kayo matututunan. Kung dito, ang dami nyo nakuhang mga gems, for sure doon, araw-araw mas na babagsak. Mas araw-araw. Kami mismo mag-join dyan, Sob. Yes, sama kami dyan. Correct. Join kami dyan. So again, maraming salamat, Sob Koy. Solid ka talaga, the best ka. I'm sure maraming kayo natutunan at nag-enjoy kayo dito. Kita-kita ulit tayo sa next episode ng Timawa Podcast.